Sige po. Good evening, good evening, Sister Pepot. Kayo na po ang maunang, ano, ikaw ang ano, early bird. Ano mauna? Ano ang unang manalangin? Okay, okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this evening. We lift up to you our Bible study tonight. We pray, O Lord, that you will give us the wisdom, you will give us the understanding para maunawaan po namin ang topic na pag-uusapan namin. We lift up to you, Pastor Jeff, as he guides us tonight, O Lord. Bless each and every one of us, O Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Right. Kamusta na po kayong lahat? Dito galing. Mabuti naman po. Galing kami sa ano eh, sa fire. So men modik masunog yung mga bahay. Sister LB, nakikiramay po kami sa inyo, sa pamilya niyo po, Pastor, sa mga kapatid niyo. Hi, Pastor Tin. Hi. Tuloy ka. Nagulat siya. Nagulat eh. Ayan, ako po, sensya na po, late ako. It's okay. Hindi, nag-uupisa pa lang. Pa pa lang. Okay. The Philippines. Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin dyan, mga classmates? Parang DJ sa radyo. Kamusta, kamusta, kamusta? Pati boses, ano? Grabe. Ito po ang yung DJ. Si Reverend, ano, miss natin. Hello po. Ano title niya? Yung mahabang title. Most highly reverend father. Ayun, no? Change the mundo. Yan, diba? Hello po, Tita Amy and Tita Pepo. Hi, hello. Pastora. Lenlen at saka si Sister LV. Yan, ako. Galing ka ba sa trabaho, Tin? Ay, wala na po akong work. Ay, wala kang work? Bakit? Kailan po. Kasi yung facility na ano, magsasara na. So nagbawas na ng ano. Oh. Eh ako, isa ako doon sa unang binawas kasi per diem lang ako. Tapos caregiver na ano ko, na yung pasyente kong ano, nag-quit na rin po ako kasi yung morning sickness ko, grabe. Oo. Hindi ako makitusan, nakaupo lang ako kasi suka ako na suka sa bahay nila. Nakakahiya. So nag-quit na lang. Mahirap ba? Saka mahirap din sa kanya kasi on the way siya. Kailangan ingat. So ayun. Ayun. So God is good. The Lord will provide. Oo nga. Totoo yan. Yes. James will provide. Ilang permiso eh. Okay. Tanong po ako sa inyo. Eh, speaking of, kasi pumanaw yung kapatid ni Pastor Bert. So malungkot tayong lahat. Pero speaking of pagpanaw, eh, alam naman natin eh, sabi nga dalawa lang ang sigurado sa mundo. Yung panaw natin at saka kailangan magbayad daw ng utang kay Uncle Sam. Ang tax. Kailangan mag-tax kay Uncle Sam. So, kung tatanungin ko po kayo, isa-isa, kung kayo po ay kunin ng Diyos, paano nyo gustong yumao? Halimbawa, gusto nyo ba na cremated? Cremation or ililibing? Ayan. Magandang tanong. Magandang tanong yan. Sino gustong mauna? I mean, sino gustong mauna sumagot? Di ba unang mamatay? Mali-mali yung tanong ko. Sino gustong sumagot? Walang gusto mauna. Hindi pwede. Siyempre, walang gusto mauna, di ba?
Okay, sino gusto mauna sumagot? Ako, Pastor. Sige po. Siguro kung ako, Pastor, baka cremation na lang. Kasi ang plano nga namin ng mga anak ko, kukuha na kami ng columbarium. Kasi ngayon si Ben, nirerentahan lang namin yung lugar niya, yung sa crematorium. Ah, cremated ba si tatay? Oh, cremated siya. Nirerent lang namin every year 1,000 yata o 2,000. Dollars? Malapit lang sa Mandaluyo. Pesos. Okay. Yun, every year, once a year. So, napag-usapan namin ni La Faye na pag naka-uwi ako, titingin na kami ng columbarium. Bibili na kami. Okay. So, cremation. Lahat kayo, yun ang desisyon. Oo. Yung mga ba, sila pa yung nag-decide yun. How about you, Reverend Bishop? Ay, talaga ba? Father, His Holiness. Kabra, DJ. Naisip mo na ba yan? Cremate lang siguro, Pastor. Cremate. Bakit? Bakit cremate? Eh kasi parang kung na-imagine ko kung maagnasa ko, mauuri na ako, rano di cremate na lang. Parang wala nang ano. Ang problema daw sa cremation, wag mong ilalagay sa kitchen, sa ano. Baka mapagkama lang iced tea, matimpla ka. Siguro Pastor, yun na lang siguro mas maganda. Cremation. Tsaka mas mura daw ang cremation. Totoo. Mas mura. Oo nga. Yes. Mas less hassle. Less hassle. Kasi hindi ka nakabili ng lupa mo, doon nga lang sa pasok, pwede na. Oh, nilalagay sa ano dito, sir. Sir. Tapos pwede sa bahay, ano? Pwede sa bahay. Hindi, bawal sa bahay, Pastor. Ah, bawal? Bawal. Sa Amerika, bawal? Ewan ko, sa Philippines, bawal eh. Pinagbawal eh. Ah. Depende. Dito sa Amerika? Hindi naman. Hindi bawal dito? Dito hindi bawal. Hindi. Sa Philippines, bawal dito. Sa Philippines, pinagbawal. Bakit daw? Bakit daw po? Baka nga kasi matimpla. Kamal. Diba, magawang ano? Babasag. Diba, magawang asin. Kaya yung pepper. Black pepper. Spice. Kapador mo sa kitchen. Naku po, delikado. Oo nga eh. Mm-hmm. How about your sister Lenlen? Cremate po. Cremate Len. Naku po. Kasi wala naman akong... Kasi nung... Yung lola ko, naka-live siya sa Loyola. Mm-hmm. Walang dumadalaw sa kanyang anak at apo, kundi ako lang. Mm-hmm. So, nung bago ko pumunta dito, yun ang magilaking problema ko, sino mag-aalaga ng puntod. Mm-hmm. So, ginawa ng brother ko, bumili na lang siya ng parang cabinet dun sa simbahan, anong tawag dun, yung... Lombari. Sa ilalim, yung mga... Columbarium nga. Columbarium. Columbarium. Yun, inano niya doon lahat ng... Pinasunog niya yung buto, tapos nilagay niya lahat doon. So, isang puntahan lang. Oh. So, ako, sabi ko, wag na akong puntahan kasi upang batay man ako, hagis na ako sa dagat. Sa dagat. Nasa Amerika kayo, no? Hindi ka nila magpunta. So, tsaka, dahil inuwi nila ako doon, wala na akong lilibingan. Mm-hmm. So, cremation. Cremation. May magkaanak ka ba kayo, si Sir Lenlen? Malapit sa inyo? Saan? Sa Manila? No, dito, sa Amerika. Ay, kuya. Pinakamalapit ko, Texas. Texas. Ano na? Anong relasyon niyo? Huwag lang ba sana masabihan. Kapatid ko po. Ah, kapatid niyo. Ah, okay. Lalaki ba ba eh? Lalaki. Ah, okay. Bunso. Ah, bunso kapatid niyo nasa Texas. Sa Texas? Sa Woodland. Woodland. Ah, Wood Hills ba tawag yung Wood? Wood Hills ata ang tawag nila. Wood Hills. Woodland Hills. Kayo po, Tita Amy. Ako napag-desisyon na cremate din eh kasi parang mas practical pero actually may parang may tanong ako.
Mm-hmm. So pagka yung sa ano na end of ano na yung darating na si Jesus tapos itataas na yung mga body namatay. Mm-hmm. Ganyan. Paano kung yun nga wala ka ng buto, abon na lang. So maano ba yun ulit? Ma-form ulit yun as a spirit ganyan? Ayun, magandang tanong 'yun, ano? Eh sagutin natin 'yan mamaya. Sa pagbabalik ng ating programa. Tunog na ano. May magandang tanong meeting sa inyo. May sasagutin natin 'yan si Sir. Ah, sige. Oo. May na-question 'yan sa Facebook ah. Hindi ko lang nakita yung sagot. Same question. Yeah, sagutin natin 'yan mamaya. Ayan. Okay. So halimbawa naman kasi si tanungin natin si Tita Elvie. Halimbawa naman pumanaw na kayo. Ano yung ine-expect nyo na pagdilat ng mata niya? Siyempre, papanaw ka, pipikit yung mata mo. Tapos biglang pagdilat ng mata mo, wala ka na doon sa physical body mo. So spirit na. So anong ina-expect mo? Anong nasa isip mo na makikita mo? Parang ganoon. Pag dilat mo, mainit, delikado. Light. Dilat ka pa ba? Pag dilat mo, medyo mainit ha. Diba, pagka po ano, siyempre, mawawalan ka ng malay kasi kinuha ka na ni Lord. Ba, nag-cardiac arrest ka or namatay ka or kung ano man yung reason ng pagkamatay mo. Siyempre, automatic yon. Ang sabi nila sa siyensa, halimbawa, nag-cardiac arrest ka, kumbaga, sobrang pagod, mararamdaman mo kasi hindi ka na makahinga. Parang magba-blackout ka. Kasi yun lagi ang tendency ng ano katawan natin. Pag hindi kinaya yung pain, blackout. Diba? Pag sinuntok, sakit. Tapos, madaming tinamaan na ano na veins or whatever, mag-react yung body, magba-blackout siya. Halimbawa, sumalpok yung sinasakyan mong sasakyan sa ano sa isang poste or whatever. Yun kagad ang tendency ng katawan mo yun. Nagsha-shutdown. No? Parang ano niya yun parang automatic ano niya yun na. Kaya, hindi minsan mararamdaman yung pain, di ba? Meron mga nababalita, sinaksak na, hindi nila alam, nakabaon pala yung kutsilo sa likod nila. Okay, nabaril na, hindi nila alam kasi nagsha-shutdown yung body, no? Kaya ang pain importante. Pag nararamdaman mo, ibig sabihin may chance ka mabuhay dahil nararamdaman mo. Kumbaga, nandun pa, no? Pero usually nga ang ginagawa ng katawan natin, nagsha-shutdown. Pag nag-shutdown, pag total shutdown, umikit yung mata mo. Pag namatay ka, pag gising mo nun, yun na, afterlife. No? Ang tanong, sa afterlife, ano yung na-expect mo? Yeah. Life, pastor, life. Light. Yan, sabi nila, ilaw. Kasi madami nagkukwento, yung mga bumalik sa pagkabuhay, ilaw daw yung nakikita, di ba? Kasi pala, flashlight lang ng doktor, tinitingnan ko. Ay nga pala, ikaw, Pastor Tin, anong, ano mo, cremation or, sa akin din po, cremation, mas cremation. Practical. Mm-hmm. Pero may tanong din po ako pagdating dyan. Kasi ang, you know, yung kinalakihan ko po kasi, you know, sabi nila, ganito yung sabi sa Bible, you know, na we're gonna return to earth, you know, dust, we shall return, parang ganun. So, parang kailangan yung katawan lupa ang ilalagay sa, yung ibabaon, parang ganun. Mm-hmm. Kaso pagka yung ashes, parang hindi na siya yung, you know, yung katawan natin, parang ganun. Mm-hmm. I don't know kung, does it matter, or hindi naman talaga, you know, sinabi na specific na bawal. Kasi yung iba namamatay din naman sa fire.
So, para yung mga katawan nila, di ba, syempre, abo, ganyan. So, I don't know. Pero practical-wise, kasi nga, mas murang kayo information. Saka, di ba, pag ganito, kasi, after a few years, kailangan hukayin yung buto, tapos ilalagay dun sa malit na box. So, I don't know. Parang, hindi siya practical. Parang, okay. So, ayun. Thank you. Ikaw, Tita LV. Ay, ako po, depende po pag kung nandito, magpapa-cremate. Pero pag sa Pilipinas kasi since meron pong mga ano doon, kasi yung mga usually po, yung mga ano natin, ayaw nila yung cremation eh. Gusto nila, makita nila yung kanilang loved ones na hanggang sa nililibing buo. Pwede pero naman practically, oo. Di ba pwede? Di ba yung kasi pag... Di ba ganun ginawa? Ano to, Fen? Pag ganun ginawa natin kay Ben, binuro natin, tapos kinremake. Pero yung ano sa Pilipinas, yung sa mga na kami na-cremate sa kanila, eh, nung mga time na yun, eh, hanggang ngayon, wala pang na-cremate sa mga loved ones namin. So kasi meron talagang paglilibingan. Tulad nung kapatid ni Pastor ngayon, naka-virtual kami actually, ililibing siya doon sa libingan. Meron po kasi silang family, parang libingan. Kasi ano sila doon, magulang niya, yung mga kapatid, meron na rin kapatid na namatay. So, doon sila. Tapos yung mga buto, yung mga 15 year or 10 years, merong buto-buto natin, ano na lang. Hindi rin nila pag-cremate. So, ganun din naman yung ano namin. So, hindi ko rin alam kung ano. Pero, depende po siguro sa magiging sitwasyon kung ano. Usually, pag pamilya, nagkakasundo-sundo sila na o bumili tayo ng isang ano, tapos... Ganun kasi, parang musileyo, parang ganun po. Malalaking pamilya, mararami magkakapatid, hati-hati, ganun. So, malaki po kasi silang family, 12 silang magkakapatid eh. Tapos nanay, tatay, tapos yung mga in-laws pa. Tapos aside din po namin, ganun. So, yun po yung napagkasunduan nila. Tsaka tama yung sinasabi ni Sister Elvie. Tandaan natin, ang cremation, ngayon lang yan eh. Oo, ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Nung 80s, may kinikremate ka ba? Bibihira, no? 90s. Bihira po kasi ako po, nag-work po ako sa pastor sa funeral service. Apo, yan. For 24 years, doon po ako nag-work sa office. Ako doon? Sa loob po ako, sa accounting department po ako. So yung hanap buhay nyo? Eh, hanap patay. Hanap patay. So lahat po ng uri ng pagkamatay nakita ko na kung paano po sila, kasi yung pong aming boss is Kristiyano po sila, they are Christian family po talaga sila, mga friends po namin. So yun po yung pinakasikat na funeraria sa Pampanga. Yung pinaka puro elite ang nandoon. So nasanay po ako, nakikita ko po yun, halos nan wala pong nag-cremate kasi ang cremation noon ang pinakamahal. Parang pangmayaman noon ang cremation. Ang cremation is only for riches, elite people. Pero ngayon, hindi na eh. Parang baliktad. Parang bumaliktad po. Mas mura yung... Mas mura po yung yung cremation kesa sa maglilibing ka. Yeah. Kasi lahat nga naman, no. Nakita ko po lahat yun. Curious po ako si Sir LB, kailan po nyo napansin na dumagsa na yung cremation? Anong year? Mga year 90s. Nag-start po siya mga 90s. Mga 90-95. Kasi yung mga iba from the States, nagpa-cremate na sila, dinadala dito, tapos ibu-viewing lang namin sila sa chapel. Mga 90s yun. Pero sa atin, sa Pilipinas, madalang pa rin. Ngayon, madalang na nililibing. Ngayon, madalang na nililibing. Bumaliktad po ngayon. Bumaliktad. Bumaliktad talaga. Ngayon, madalang yung nililibing yung buong katawan mo. Ngayon, puro cremation na talaga.
Pero kung titingnan nyo sa tanong natin, anong gusto mo? Cremation or ililibing ka ng full body? Pero sa totoo lang, di may sagot tayo. Pero sa totoo lang, pag namatay na tayo, wala na naman tayong ano, no? Wala na tayong, walang choice. Bala na yung mga, oo. Yeah, kung saan nila tayo dalin? Wala tayong choice. I know. Choice, eh. Yeah. Oo. Kung iuwi ka ng Pilipinas o dito ka lang, cremate ka, ililibing ka, wala ka naman choice. Eh. Hindi mo choice yun. Choice na naiwan. Okay, depende talaga. Sa, depende sa naiwan. Meron kasing factor na economic factor na maaari nyo naiwan, eh hindi siya capable na magpalibing ng full body. Ang kasya lang sa pera niya or na nakuha na abuloy ay eksakto lang or kulang pa. So, as much as gusto pa niya ilibing, gusto mong ganun, eh hindi niya kaya economically. Di ba? May mga factor na ganun. O kaya, depende sa sitwasyon, kagaya ngayon, COVID. Minsan, gusto mong magpalitin ng full body, pero ang, di ba, ngayon, parang kinikremate agad. Lalo ang dahilan ay COVID. Parang, you know. So, pag COVID po, ganun talaga, pag COVID. Nakita niyo ba yung ano ngayon sa India? Sama po? Yeah. Certain, sama mo sa listahan po. India, sama natin ang India, right? Kasi ano eh. Sa India. May mga doctor po at na humihingi ng tulong eh, yung mga sa YouTube, kung makikita nyo po, asking for help talaga. Yeah, tinitingnan mo nga kung saan tayo pwedeng magpadala ng ano, ng tulong. Oxygen po yung kailangan nila, pastor eh, oxygen. Dapat ang mapadala natin ano eh, yung bang trustworthy, halimbawa yung Nazarene ano, disaster response yan, trustworthy yan sa atin yan eh, or Red Cross. Kasi talaga yung pera mo mako-convert talaga doon. Hindi mako-corrupt ng mga officials or whatever. Pero let's find out kung paano, kasi madami rin yung scammer kung ano yun. Hindi ka pwedeng magtiwala doon sa nagaano lang ng India pa negosyante. Five six. I know. So siste kumbaga meron tayong wish pero pwedeng hindi rin naman matupad, di ba? Kasi wala tayong control eh. Di ba? Napansin niyo ba na kapag namamatay ang tao eh syempre napakalungkot sa ano no, sa pamilya natin dahil syempre na ano ka eh, na walang ka, di ba? Kumbaga minsan, ako sa totoo lang, kapag may namamatay, I choose not to speak in a sense na I speak less kasi wala naman talagang comforting words. Totoo lang, di ba? Minsan baka magkamali ka pa ng sasabihin, lalo pang sumama yung loob ng tao na matayan na nga. Kasi napansin ko, sa dami ko ng na-officiate na funeral or na-ilibing, ang lagi ko napapansin yung hirap at pain ng isang namatayan na sinasagot niya lahat ng tanong. Halimbawa may dumating, paano ba? Ano ba? Ba't pa namatay? Eh, kasi ano nangyari? Oo. Kasi ganito yan. Yan at din. So, narating na naman. Ulit-ulit. Naawa ako kasi nare-relieve yung pain dun sa tao. Pastor, hindi. Apo? Hindi. Kasi nung namatay asawa ko, the more na tinatanong nila, eh sinasabi ko na nare-relieve ako kasi nasasabi ko na yung ano. Ah, so ano naman sa'yo? Ang effect naman, kumbaga, parang nagiging ano, outlet mo siya. Oo. So nakakatulong yun. Oo. Kasi ako sa ano, siguro, kasi nung nakaranas ako na namatayan ng malapit sa akin, parang gusto ko lang tahimik eh. Alam mo yun? Yung kumbaga, yung baga parang ayoko muna makipag-usap, mga ganun. So depende siguro sa tao, no? Depende dun sa ano, sa kung paano niya i-handle. Pero well, definitely lahat tayo magiging malungkot kung may pumanaw lalo na malapit sa atin. 'Di ba? So I'm sure na experience ni ano ni Tita Faye, no, ni Sister Faye Maranan, ngayon na experience ni Sister LB, nila Pastor, 'di ba? So in a sense, parang malungkot tayo
Pero tingnan nyo, come to think of it, no? Tingnan nyo lang yung kabilang perspective. Lalo na Kristiyano yung namataya. Di lahat tayo malungkot. Nag-iiyakan tayo. Tapos pag mulat niya ng mata, nakita niya na... Kasi ano ba description sa Bible? Diba? Hindi mo daw ma-explain eh. Yung makikita mo doon. Kung ano yung heaven. Diba? Yung earth daw, footstool. Eh, diba, ano ba yung footstool? Diba pag nagpapapedicure kayo, may footstool? Tungtungan ng pa. Diba? So, tungtungan. So, yung pinakamaganda na dito sa earth, wala pa yun doon sa heaven. Diba? So, pag iniisip ko nga eh, yung tao, pagbukas niya ng mata, pagpasok niya sa heaven, sigurado nakanganga. Di ba? Parang... Amazed. Ah, amazed na amazed siya. Mga sa nakikita niya. Tapos, dinala na siya dun sa judgment mo. Talo na siya ng mga. Nakita niya yung glory ng Panginoon. Di ba? Parang, kumbaga, come to think of it, parang, alam niyo yan, parang lahat tayo dito malungkot. Pero I'm sure... Diba? Hindi malungkot yung ano, hindi malungkot yung pumunta doon. Sobrang saya, 'di ba? Kaya nga sabi nga mga Kristiyano, eh dapat magbunye, magano. May mga Christian churches na ako I go both ways. May mga Christian churches na nagpe-praise and worship pag namatay ang sila. I am okay with that kasi nga siguro masaya sila kasi start of life eh ang pagkamatay. Meron naman din na talaga nagluluksa and I respect that also kasi okay naman, mamatayan, masakit talaga, di ba? So, kumbaga, it's how we ano eh, accept yung reality ng kamatayan, di ba? So, pinag-usapan natin to kasi alam naman natin yung storya ng Panginoon. Well, ang Panginoon, siya yung start ng lahat, creator of heaven and earth, creator natin. And then he decided, dahil nga yung sa paradise, nagkaroon ng glitch, nagkaroon ng problema, nagkasala yung mga tao, and then he sent his own son. Diba? Nagkatawan tao. Parehas na Diyos, parehas sa tao, nabuhay dito for 33 years. Nag-ministry ng 3 taon, tapos pinatay ng mga kalaban. Pinatay ng Saduceo, ng mga eskriba, ng mga pariseo, no? Gumawa sila ng Sanhedrin, sinet-up, trial. Pinatay. After 3 days, nilibing nila, nabuhay ulit. So nataranta sila. Nabuhay ulit, nagpakita sa maraming tao, bumalik sa mga disciples, nakipag-usap siya, blah, blah, blah. Tapos nag-ascend siya sa heaven. Tapos merong angel, sabi ng angel, may magkala babalik siya. Sa pamamaraan ang ginawa niya ng kanyang pag-alis. Ibig sabihin, nag-ascend siya, eventually pagbalik niya, itinatawag na second coming, magde-descend siya sa heaven. Ngayon, nung dinescribe siya sa Revelation, sabi, nakakay daw siya ng puting kabayo. Diba? Kaya may nagtanong sa akin, kung meron bang hayop sa heaven? Yung pag namatay ba yung alaga ko, pupunta sa heaven? Eh sabi ko, saan galing yung kabayo? Joke lang. Kasi sinakyan ng Lord, di ba? Kabayo. Pero anyway, kumbaga, yun yung intention, di ba? Na meron tinatawag second coming. So sabi sa second coming, no, imi-meet up daw yun ng Lord yung mga believers, no, kung inabot mo yun, di ba? Kung ikaw na may namatay, nang wala pa siya, no, pupunta ka ng heaven at eventually magkakaroon ng unification, blah, blah, blah. Then babalik ka doon sa old body mo. No, pero hindi na siya yung ganito na nasisira. Kumbaga, parang katawan na siya ni Jesus sa super body. Parang gano'n. Yun yung in-explain sa Biblia. Kaya maganda yung tanong ni Tita Amy. Balikan natin, di ba? Ang tanong niya is paano kung nagpa-cremate siya tapos nagkaroon ng ano ng meet up kumbaga sabi di ba mabubuhay lahat ng patay uh-huh. And eventually babalik tayo doon sa ating body then magiging super body eh paano na yung kasi yung nakalagay sa Bible babangon sa ano sa hukay uh-huh. So eh paano yung lalo na yung, ang request mo ipakalat ka pa sa ipakalat sa dagat. Ano yun? Ilog pasig mo tinakala. Papahanap po lahat. Lalaloy. Paano magkasama ilog pasig pinakalat yung katawan mo? Eh di, wala na.
pag bumaha, wala na, tangay-tangay na. Oo nga. Diba? Okay. So, ano mangyayari, di ba? Well, siyempre, ang sagot dyan, unang-una, balikan natin, saan ba tayo, paano ba tayo ginawa ng Diyos? Di ba? Sa Genesis, di ba? So, ang kwento sa pagkakagawa sa atin, kumuha ng mga sabi nga nila eh, sa nagsimula ka sa alikabok, sa alikabok ka pabalik. Di ba? Uh-huh. So, from ano, sa lupa, di ba, ginawa ng Panginoon, kung sa lupa, nagawa niya, no? Paano pa yung meron na talaga? Kumbaga from nothing, nagawa niya. Paano pa yung merong gawa na nasira lang? Hindi niya mare-repair. Alam niyan. So kasi kung titingnan natin, ang sagot talaga sa tanong na to is ano yung kapangyarihan ng Diyos na meron ka? Kasi yung Diyos na meron tayo, umahati ng dagat. Yung Diyos na meron tayo, bumubuhay ng patay. Lazarus, out. Hindi yung patay na. Kasi ang daming binuhay ni Jesus eh. Diba, mga natutulog na bata pa, binuhay niya. Ang daming kwento nung namatay. Diba? Pero iba yung kay Lazarus, nangangamoy na si Lazarus. Diba? Uh-huh. Ibig sabihin nabubulok na. Pero sabi niya, come out. So, kumbaga walang imposible sa kanya. You can easily integrate. Nasunog ka, kinalat ka sa Pacific Ocean, yung paa mo napunta na sa Japan. Sa New Zealand. Yung ilog mo na sa New Zealand. Wala naman imposible sa Diyos na mag-integrate ka ulit. Di ba? Kasi imposible na nga rin naman yung buto ka na lang. At, kasi matitira sa'yo, ano eh, mawawala ang laman, ang skin, ang muscles, ang maiiwan sa'yo, buhok, skin, kabuto. Di ba? Buto. Oo. Kasi yun yung naiiwan eh. So kung nawala yung iba, basta mo rin nahanapin yun, mag-integrate lang din yun. Diba? Tsaka naalala niyo dun sa ano, no, sa Ezekiel, yung speak to the dry bones. Diba? So yun, patay din yung mga yun. Pero mag-integrate din. So yung kapangyarihan ng Diyos, no, minsan hindi natin maarok. Diba? Pero madami na kasi siyang ano, exhibit A, exhibit B. Meron na siyang mga ano, pinakita na posible yan kasi nagawa niya na eh. Parang gano'n. So, halimbawa, meron naman tayong mga kapatid na siyempre ginagalang naman natin na ayaw nila magpaka-remate kasi base sa kanilang paniniwala kasi nga nakalagay sa Bible, babangon sa hukay. Pero paano yung mga kapatid natin na ganyan ang paniniwala pero biktima ng sunog? Diba? Nasunog sila. Yun yung kinang cause of death nila. Nasunog yung katawan nila. So, ganyan pa rin. Diba? It will apply sa'yo. Kay sinadya nasunog or kay sinadyang i-cremate or aksidente nasunog dahil yun yung pinagpagkamatay mo. Pero hindi pa rin pwede mong itali yung kamay ng Diyos. Kung gusto niyang buuin ka, mabubuo ka pa rin. So you don't have to worry about it. Kasi talaga naman, itong katawan natin na to is designed para masira. Pero yung dinesign niya na bagong magiging katawan mo, eh yun ang hindi masisira. Incorruptible. No, opo. Ang iniisip ko lang is anong edad? 'Di ba? Kasi itsura. Opo, kasi po meron na matay sa atin 95, 100, 103. Meron na matay 2 months pagkapanganak, 3 minutes matay. Kaya fetus. Kaya 15 year old. O kaya 36 years old. So may iba-iba ng edad, may namamatay. Yeah. Pero pagdating sa heaven, ang tanong ko lang, Anong edad nating lahat? Kasi niisip ko, hindi naman po pwede ata na ang itsura natin doon, mayroong matanda, may bata, may baby. Diba? Parang niisip ko, parang hindi naman ata fair yun. Kasi paano tayo mag-interact noon? Kasi aalagaan ba natin yung baby o aalalahin natin yung matanda? Eh, samantalang ang sabi, no more pains, no more tears, wala nang hunger, wala nang mga bagay na nagpapahirap ta sa atin sa mundo. So ang iniisip ko, I might be wrong, ang iniisip ko, there will be one parang common age, no? Na naisip ko naman, hindi naman siya unang-una niyang ginawang tao, hindi baby. Di ba? Ang una niyang ginawa, a person na grown up, na most probably,
nasa prime ng buhay niya. Ang tinitingnan ko, nasan yung prime ng buhay ko? That is between from 25 to 30. Alala nyo ba yung mga katawan nyo ng 25 to 30 kayo? Payat pa. Sexy. At gaano kayo? Sexy pa. Sexy pa. Sexy pa. Ang lalakas nyo, di ba? Kaya nyong magpuyat, di ba? Kaya nyong, kumbaga, kaya nyong tumayo ng matagal, di ba? Mapakabuhat ka ng gusto mo. Nakaka-high heels pa. Nakaka-high heels, di ba? So, iniisip ko lang, siguro si Adam at saka si Eve, parang ang age nila parang ganun eh. 25 to 30 na prime. Prime. Ikas, malakas. Alam niyo. Kasi kung titingnan mo rin sa basketball, si NBA, no? Yun yung prime eh, no? 20s to 30s. Yun yung malalakas sa katawan nila. Kahit ang sports naman, parang ganun. So, iniisip ko, ganun kaya mangyayari? Kayo, sa palagay nyo, ganun kaya mangyayari? Nasa prime tayo. Kasi hindi ko kasi maisip na mayroong baby na may matanda. Diba? Parang, kumbaga, parang winner naman yung namatay ng 25-year-old kasi exacto yun yung katawan mo, di ba? Eh, paano ka namatay ka? May edad ka na. Diba? Kumbaga, isang daang taong ka na. Oh, so, tas pagbalik mo hindi ano. So iniisip ko lang na baka ako baka I'm malalaman natin 'yan pagdating doon eh. Pero most probably pabalik tayo doon sa prime eh, na pagkagawa kay Adam at kay Eve. 'Di ba? So okay. Parang hindi na po tatanda, Pastor. Di po ba sabi na wala nang tatanda? Yeah eh. Actually, isa rin tanong ko, kasi may mga nababanggit na may feasting, kaitan, di ba? Magkakaroon ng kasiyahan, ng party, ng fellowship, di ba? Parang ganun. Kumbaga, lifelong fellowship. Kumbaga, hindi ka na mabibitin, di ba? Minsan, after ng service, chika-chika tayo sa courtyard. Parang ito, courtyard na walang katapusan. Parang gano'n, ano? So parang, kumbaga, tas gagawin mo daw yung hilig mo, yung kung ano yung gusto mong ginagawa. Tapos you'll be busy kung ano yung gusto mong ginagawa. Parang gano'n. Pastor, meron pa po ba tayong ano doon? Matutulog pa po ba tayo katulad ng ginagawa natin? Yeah, no? Ayun nga yung mga mag-get-tulog eh. Kasi bakit ka ba natutulog? Kasi kailangan ng physical body mo. Diba? Kailangan magpahinga. Punta ka ba rin sa banyo? Yung mga ganun po ba? Diba? Kailangan ba nating magsisip? Kailangan pa nating maligo o ano? Dumumi, mag ano? Dumumi. Ginagawa natin dito sa lupa. Oh. Yeah. Yun ang magandang malaman eh. No? Na kumbaga, kasi halimbawa, isang tanong ko doon, sabi, meron tayong work. Diba? So halimbawa, ang gusto kong ginagawa, halimbawa, nagkakarpintero ko. So gagawa ba ako ng mga bawa na upuan na silya tapos bibilin niyo kayong kapitbahay ko kasi tag-iisa tayo ng bahay eh. Binigyan tayo ng bahay eh. Depende sa ating contribution sa ministry. Yun naman yun eh. Kung ano yung ginawa mo sa Panginoon, yun din yung reward mo. Diba? Bawa, talagang you give your life. No? So meron kang treasures in heaven, parang ganoon. So ano yun, yung economy doon, kumbaga, hindi katulad ng economy ngayon na nagkukulang ka, di ba? Pero, kumbaga, kasi ngayon, nagtatrabaho ka kasi kailangan mo eh. May binabayaran ka, may India. Pero doon, magtatrabaho kasi in-need mo. Di ba? Kaya iniisip ko, ano kaya yung klase ng mga trabaho? Ano kaya yung mga trabaho? Pero especially, siyempre, kung enjoy mo mag-hike, mag-swimming, di ba? Or mag- ngayon mag-camping siguro. Maganda-gandang ano 'yun. Meron pong mga recreations kaya doon. Yeah, ano, kumbaga, ako nga iniisip ko, ano bang ano 'yung sa heaven? Kasi 'yung iba iniisip nila parang nasa beachfront sila, ganun. Iba naman nasa bundok sila. Iba naman nasa snow. Ako kasi nasa isip ko isang malaking puno. Yung iba, meron akong bahay doon, tapos may malaking puno, pwedeng puno ng mangga. Basta mayabong siya, tapos mainit yung araw, tapos pag pumunta ka sa puno, malilim, tapos malamig, walang alinsangan. Parang ganun yun. Kasi tuwing mapupunta ako sa ganung lugar or area, lalo na sa probinsya, yun yung parang taste of heaven sa akin. Eh. Parang naiisip ko, parang ganun.
Kayo ba, ano ba yung parang naisip niyong Helen? May nabili parang karubin na ulo lang tsaka papa. Una, hindi totoo yan. Kayo, ano naiisip niyo na heaven? Anong idea niyo? Yung parang pipitasin mo na lang yung ano, kakainin mo, yung mga prutas. Paradise. Yan, na, hindi, oo, siguro, paradise. Hindi na usong ref siguro doon kasi hindi na masakit. Hindi na. Kainin mo. Diba? Tapos ang pagkakadescribe, yung mga ferocious animal gaya ng leon, kakain daw ng damo. So ibig sabihin, wala nang food chain, hindi na nila kailangan pumatay, maging predator. Pwede mo na daw laruin yung lion, parang ganoon. Yung oso, pwede mo laro. Pwede mo teddy bear talaga, pwede. Hindi kanya nakakagatin. Yeah. So parang ano, na nakaka-excite. Ayan. Pastor, may tanong ako. Ano kaya kung ano, magtatrabaho pa ba tayo doon? Tapos ano gagawin natin most of the time? Kung hindi tayo kaya magtatrabaho, magiging idol tayo, anong more ang mag-worship ba tayo sa kay Lord most of the time? Una, magandang ano doon. Una, Brother James, maganda doon, hindi na kailangan ng green card. Oh. Kasi congratulate nyo muna si Brother James. Nakuha niya na yung green card niya ngayon. Yeah, congratulations. Wow. Congratulations. So unang-una, yun ang maganda doon, James. Hindi na kailangan ng green card. Kasi, ano eh, kumbaga, ang tanong mo kasi, ano bang gagawin natin doon? Ano bang mangyayari sa atin doon? O sige, basahin natin, tingnan natin kung ano mga mangyayari sa atin. Ikaw nang bumasa, Brother James. John 14:1-3. Okay. Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I told you that I am going to prepare a place for you? If I go away and prepare a place for you, I will come again and take you to myself so that where I am, you may be also. Oh, isa-isay natin. Sabi dito, huwag daw kayong mag-alala. Maniwala kayo sa Diyos. Oh, sabi si ano to, no, si Jesus to, sabi niya, at maniwala rin kayo sa akin, sabi ng Panginoon. No? Sa bahay ng tatay ko, maraming mga silid. Pero sa ibang version, ano to eh, in my Father's place, there are many mansions. Parang ganun, ano? So meron kang, ibig sabihin dito, hindi tayo mag-share ng lugar. Kanya-kanya tayo. Isa-isa. Isa-isa. Oh, isa-isa. Wala, hindi matipid si Lord eh. Kumbaga, ano yan, big time. Diba? So, if it were not... It's real. Oo, if it were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? Kung hindi man, sasabihin ko ba sa inyo na, kumbaga, mauna ako, magpiprepare ako ng inyong pupuntahan, ng inyong titirhan. Ay, Elijah! Naka-advance party na si Lord. Okay, sa pupunta natin. If I go away and prepare a place for you, I will come again. Ito na yung second coming. And take you to myself so that where I am, you may be also. So, babalik ako, kukunin ko kayo, susunduin ko kayo, at dadaling ko kayo kung nasaan ako. Naintindihan natin yung sinasabi. Kasi minsan, parang mas madali siyang makuha kapag salita natin eh. Tapos tingnan natin 'to, basahin natin. Dito nag-uusapan natin. Dito tayo sa number 15. Dalawa na lang. Siguro tapusin na natin 'yan ngayon gabi. So, makikibasa po, Sister Femarana. Ito pa highlight. We believe that the Lord Jesus Christ will come again, that we who are alive and at His coming shall not receive them that are asleep in Christ Jesus, but that if we are abiding in Him, we shall be caught up with the risen saints to meet the Lord in the air.
so that we shall ever be with the Lord. Ito po ay Articles of Faith natin, number 15. Ito ay Statement of Faith natin. Ibig sabihin, sinasabi, bilang mga Church of the Nazarene members, ito yung pinaniniwalaan natin. No, naniniwala na tayo na ang Panginoong Kristo ay babalik muli. Base dun sa binasa nating verse, no? Kasi si Jesus mismo nagsalita eh. Nababalik ako, susunduin ko kayo. Pag sundo ko sa inyo, dadaling ko kayo doon sa lugar kung nasaan ko pinrepare yung para sa inyo. Diba? Sabi niya dito that we who are alive at His coming shall not precede them that are asleep in Christ Jesus. So, merong pagdating niya, may buhay at merong patay. Diba? But that if we are abiding in Him, we shall be caught up with the risen saints to meet the Lord in the air. So that we shall ever be with the Lord. Sino yung ano? Pupunta daw sa ano? Sino yung sasalubong sa kanya? Christ. Sa palagay niya, sino? Yung buhay o patay? Buhay. Buhay. Okay. Buhay. Itong mga buhay na to, anong tawag doon sa pagsalubong sa kanya? Ano yung nangyari? Imi-meet si Lord sa air. Okay, anong tawag? Sikat yan eh. May pangalan niya. Saints. Ano? Rapture. Yes. Rapture. Oh, anong nangyayari? Rapture. Sa mga napanood niya, mga movies. Rapture. Oh, sandali. Ayun. Natitira po yung mga damit lang. Tapos nawawala yung mga tao. Oh, yun. Mga pustiso, mga... yung mga hindi pwedeng dalhin. Yung mga hindi tunay. Pagka puro retokado ka, madami na iiwan. May iiwan yung mga silikon, yung ilong mo silikon. Yung may iiwan lahat yung mga fake. Diba? So, wig, gano'n. So, ibig sabihin, pagdating ni Jesus, pagbalik niya, lahat daw ng buhay, sasalubungin siya sa ere. Rapture ang tawag. No, yun yung pagkaalam natin. Ngayon, kumbaga, ito yung mga napapanood natin sa movie sa biglang nagpapanggaan yung kotse. Kasi nawala yung tao eh. The drive. Yeah. Ang nakakatakot, pag-uwi kayo ng Pilipinas, sumakay kayo ng PAL, tanongin nyo yung ano, yung Piloto kung Christian. Pag Christian, huwag kayo sumakay. Ay kung mag-rapture, di nawala yung piloto. Wala na yung piloto. Anong nga yung Christian yung piloto, kung yung co-pilot, hindi Christian, o pwede. Kasi, oh my God. Kasi wala ka na rin naman nun eh. Diba? Meron nga pagkakataon, kwento sa akin, nagising daw siya. So, wala daw yung kapatid niya. So, naalimpo nga ata siya, bagong gising, tiningnan niya daw yung pamangkin niya, wala. Sabi niya, kailangan mahanap ko yung bayaw ko. Kasi pagka nandito pa siya, ibig sabihin, rapture na talaga. Nakita niya, nasalubong niya. Tapos, inabahan na daw siya, naiwan daw siya. Yung pala, naalimpungatan lang siya. Diba? So, kung titingnan natin dito, i-share ko ulit sa inyo, dito sa verse na to. Yeah. Yeah. Papasokin ko muna si Tina. Okay. After he had said this, he was taken up as they were watching, and a cloud took him out of their sight. While he was going, they were gazing into heaven, and suddenly two men in white clothes stood by them. They said, "Men of Galilee, why do you stand looking up into heaven? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come in the same way that you have seen him going into heaven." So, hi, Tita Fe. Hi, Pastor. Kararating namin, Pastor. Sorry. Okay, oh, gumana. Good evening po. Good evening. Kala na naman yung talaga. Padre. Hi, Tita. Sister Fe Maranan, i-mute ko lang po kayo sandali. Ha. Pag magsasalita kayo, i-unmute nyo na lang. Sister Fe, ako. Kasi yung ano, nag-aano siya, nagbabibrate. Ayan, wala. So, yung binasa ni Pastor Tin,
sabi dito, yun yung pinag-uusapan natin kanina, yung pag-descend ni Jesus Christ, di ba? Ay, pag-descend, pag-ascend, di ba? Tapos merong, ano, merong nagsalitan dalawang ano, na anghel, di ba? Na in white clothes, sabi nila, men of Galilee, kasi nasan si Jesus? Nasa Galilee. Diba? Kumbaga, sino ba ang Galilean? Eh, yung nanay niya. Taga Nazareth sila. Yung Nazareth, nasa Galilee. Yung nanay niya, taga doon, taga North. Kumbaga, Ilocana. Yung tatay niya, si Joseph, taga South. Kumbaga, Bisaya. Parang ganun. So, nandun sila. So, nag-ascend. Sabi niya, oh, kayo mga taga Galilee. No, anong tinitingnan niyo sa langit? Sabi niya ganun. No? Ito, si Jesus. No? The same Jesus na umakyat sa langit, nag-ascend. No, will come in the same way that you have seen him going into heaven. Exacto yan. Nung sinabi ni John, no, John the Beloved, sinulat niya sa Revelation, babalik si Jesus magdidescend. No, tapos may rapture. Yung mga buhay, during that time, halimbawa, ngayon nangyari yan. Kasi hindi natin alam kung kailan eh. Pwedeng bukas, pwedeng ngayon, habang nagbabible study tayo, pwedeng, alam mo yun, patay na tayo lahat pagka nangyari yan, hindi natin alam. So, kung nangyari man yan, buhay tayo, so yun, kumbaga, magmi-meet tayo sa heaven. Okay? So tingnan natin dito. Basahin ulit natin ito. I-share ko ulit ito. Bless you. Ayan, makikibasa po, Tita Amy. Saan po? Dito. Sa ano? Sa 15? Sa 16 po. Ah, sorry. Ah, 16. May 16 de 15 po. 15 tayo. Oh, 15. Binasa na ito pala kanina. At, binasa na. We shall be caught up with the recent saints to meet the Lord in air. Yung pinag-usapan. Kagaya nga. Ano. So, hindi, ito palang sinasabi ko. Philippians 3:20 to 21. Sandali lang po. Stop share. Share ko naman itong... Yan. Sali lang po ah. Yan po. Ibasa Philippians 30:20 to 21 po. Our citizenship. Ayan James. Our okay. James, makinig ka. Our citizenship in heaven is in heaven. Mm-hmm. And we eagerly wait for a savior from there. Mm-hmm. The Lord Jesus Christ. Mm-hmm. He will transform the body of our humble condition into the likeness of his glorious body mm-hmm. by the power that enables him to subject everything to himself. Okay, yung sinasabi ni Tita Elvie kanina, yung glorious body. Body. Kaya nga tinatanong ko eh. Kailan transform. Kailan niyo masasabi na glorious yung body niyo? Anong edad niyo? Di ba? Ngayon kasi na disgrasya na yung body natin eh. So yung glorious pa, di ba? Yung 20 anyos tayo, 25, 30, di ba? Kasi parang ganun yung ano yung pagka-describe maayos eh, di ba? So, sabi dito, ang citizenship daw natin nasa heaven. So, since in-accept mo siya as personal Lord and Savior, so meron ka ng ticket, may citizenship ka na sa heaven, no? Unlike dito, patutunayan mo pa 2 years kang green card and then after 5 years magkakaroon ka ng pwede ka na mag-apply ng citizenship. Doon hindi ka mag-apply ng citizenship, automatic pagdating mo doon, citizen ka, no? Ibig sabihin mamamayan ka doon. At hindi lang to, maganda kasi yung pagkaka-describe ni Paul ng pagkakasulat niya, yung ginamit niya yung word na eagerly. Di ba? Parang totoo ba to si Lord? Baga nang gigigil na e-excite. Alam niyo yung eager na nararamdaman kapag ka merong dumarating galing Saudi. Parang yung dumarating galing ng halimbawa galing ng abroad, parang ganon. Diba? Yung ganong klaseng eagerness. Kasi ako, for some reason, hindi ko maintindihan na bakit, hindi ko naman kamag-anak, pero bawa, kapitbahay namin, dumating galing Saudi, bakit ako yung na-excite, nakikiabang ako doon sa kanto.
Naramdaman niyo rin ba 'yon? Kasi mga parang hindi ko naman kaano-ano. Tapos nakatingin ako doon sa balikbayan box kasi baka mamigay ng chocolate. Eh. Parang na-excite ka. Ganun yung nararamdaman ng Panginoon. Actually, beyond that. Na-excite siya na makita ka. Kasi this time, wala na yung, ano eh, yung mga barriers. Eh. Kasama ka niya talaga. Eh. Di ba? Tapos, He will transform the body of our humble condition. Baga sa Tagalog nito eh, aba. Aba na abang kalagayan. Abang kalagayan, di ba? Kung baga, ibig sabihin ng abang kalagayan eh, corruptible. Kung baga, hindi. Corruptible. Yeah. Hindi siya, ano eh, hindi siya. Corruptible. Uh-huh. Tapos, itra-transform niya in the likeness of His glorious body. Incorruptible. So, kamukha, nung kung anong, naalala niyo yung nag-ano siya, yung, nung nagising yung sina Maria, sina Magdalena, tapos umaga-umaga, pasikat ng araw, Easter Sunday, pagtingin nila, wala na yung stone na rolled away na. Wala na si Jesus. Tapos si Jesus, yung nakita nila, nasa glorious body na. Diba? In fact, kumbaga, hinamon niya nga si Thomas eh. Si Thomas, ano? Yung Doubting. Doubting Thomas. Yung nagdududa. Hinamon niya. Sabi niya, kung di ka naniniwala, eh, di lagay mo yung, ano, yung daliri mo sa butas sa kamay ko at sa giliran ko. Pero tingnan niyo yun, ano? Imagine Diyos ka. Wala na, na-appreciate ko lang. Kasi tingnan niyo. Lumipat siya ng glorious body. Pero, sinadya niya na hindi ayusin yung mga marks na palatandaan na siya ay nabutas, nasaktan. Alam mo yan, yung, unlike kasi sa atin, yung bang konting, ay nako, kailangan, paayos ko ito kay Belo kasi, alam mo yan, kasi, bawa, nabutas yung mukha natin sa pagyawat. Ako, kailangan. Pagyawat. Papalatadaan ko to. Parang ganun, di ba? O kaya, na-accidente ka, nasira yung ilong mo. Ano, kailangan, mapaayos ko ito kay Belo para bumalik sa dating ganun, di ba? Pero si Lord, pinira siya, tapos nag-convert na siya sa glorious body. Iniwan niya yung star. Napansin niyo yun? Kasi inamon niya si Thomas. Sige, lagay mo yung kamay mo sa daliri mo sa kamay ko, yung buta. At saka sa tagiliran ko. So, ibig sabihin, isip ko lang, nandun pa yun. Hindi naman magsisinungaling si Lord, di ba? Kasi come to think of it, remade ka. Hindi ka naman niya dadalhin sa heaven na ang itsura mo, remated. Eh. O yung nabulok sa lupa na pa. Diba sabi, pumabalik ka doon sa magandang itsura mo. Pero siya, nung bumalik sa glorious body, he chose na may butas, may imperfection to remind us na mahal niya tayo. Diba? I mean, kasi tayo napakano natin, minsan self-centered natin na kailangan lahat perfect. Lahat maayos, lahat maganda. Diba? Lalo na pagdating sa itsura natin. Kailangan planchado yung buhok natin. Kailangan, di ba, maayos lahat, malinis, nakapagsipilyo. Diba? Gusto natin, naharap tayo sa tao, perfect. Pero siya, oh, humarap siya, glorious yung body, pero may mga imperfections. Kasi nahamon niya nga, eh, may butas, di ba? Kaya kung di ako magtataka, pag nakita ko si Lord, may butas yung tao. Alam mo yun, it's a love mark. Alam mo yun, na parang sinasabi niya na, because I love you. Parang ganun. Diba? Tapos sabi dito, condition into the likeness of His glorious body by the power that enables Him to subject everything to Himself. So, pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay. Basahin ulit ito. Ngayon natin ha. 1 Thessalonians 4:13 18. Yan. Sister LB, kayo na po. Thessalonians.
We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, concerning those who are asleep, so that you will not grieve like the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, in the same way, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For we say this to you by a word from the Lord. We who are still alive at the Lord's coming will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the archangel's voice, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are still alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Oh, we will caught up in heaven, rapture. Diba? So, ito yun. Ito yung pinag-uusapan natin. Exacto. Mas dinetalye ni Paul sa taga-Thessalonica. Diba? Sige, tingnan naman natin itong isang... Ito mong tanong. Go ahead, Pastor. Okay, yung nakasulat po na, doon po yung nakasulat na, di ba, tayo na mga alive will not precede those who have fallen asleep. So, kapag, so yung mga naunang namatay, yun yung mauunang pupunta. Mm-hmm. So, yun po ba ay mga soul? Kasi di ba po, pag tayo namatay, spirit automatic sa heaven. So itong mga tumba is soul o yung talagang katawang lupa nila na makikita natin na mag-a-ascend or ano po ba ang ano? Ang dumalabas kasi so tatlo yan, di ba? Body, soul, and spirit. Ang spirit tsaka soul hindi naman ano yan eh, hindi naman, what you call this, hindi siya nasisira. Kumbaga, lagi siyang nandyan. So, sino ba yung biniburn sa ano, sa... Yung body. Sa impyerno, di ba? Yung soul, di ba? Yung hindi tumanggap. Yung soul, body. So, dito, nakalibing yung body. So, ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin, mako-convert yung body mo sa magiging glorious body, babalik ka doon sa original body mo. Okay, babalik ka dito sa katawan mo, pero hindi na to yung ito, yung kumbaga iba na to, na-convert na ng Lord na parang super body or glorious body. Magamit ka. Oo, parang glorified, incorruptible. Ikaw yung glorified body mo na na dati nakalibing o nakremate na galing sa Japan at New Zealand, yung ilong mo nagsama ulit, ikaw yung mag-meet kay Lord. Kumbaga, kukumpletuhin ka niya. So, yung glorified body po ba pagka nag-ascend na, makikita po kaya natin sila? Parang ganun? Ang pagkakaintindi ko, kasi meron akong nadinig na ano, parang symposium ka. No? Magandang pagkaka-explain eh. Pwede natin daw, kasi syempre, wala namang imposible sa Diyos. Noong nag-sermon on the mount daw siya, wala naman daw speaker noon. Pero ang nakikinig sa kanya, libo-libo, eh paano siya naririnig? Sabi ng iba, pwede kasi ang gawin ng hangin kapunta doon sa tao, kaya yung boses niya, napupunta doon. Pero kung gagawin mo ngayon yun, medyo mahirap. Hindi ka talaga madidinig, di ba? Pero syempre, wala na nga imposible sa Diyos. Pero ang tanong is, sabi ng isang sumagot, there's a reason kung bakit may technology tayo ngayon. May possibility na kapag second coming, naka-Facebook Live. Alam mo yun? Kasi, I mean, may nangyari. May police, ginulpi yung whatever. Tapos viral, di ba, George Floyd, nakuna ng video kung sino man. Madami na tayo nakita ng viral and napanood ng buong mundo, pagsabog ng bulkan. Nakita natin live na
na tinatangay yung mga bahay dahil sa bagyo or yung tsunami doon sa Thailand, no? Kumbaga hindi pa to yung latest sa technology ngayon na present time, pwede kang mag-live, no? Sabi niya, there's a possibility na magamit yung technology na makita sa buong mundo na Jesus is ascending from heaven. That's a possibility. Hindi naman pwedeng alis yun, di ba? Pero, yun nga, wala namang, ano, wala namang imposible sa Diyos. Ang tanong kasi ni Pastor Tim, makikita ba natin? Maririnig ba natin? Definitely, mawi-witness natin. So, for whatever reason, however, paano gagawin ng Panginoon? I don't know, kasi limited lang ang kaalaman natin. Eh. Pwedeng gamitin niya yung technology, pwede niyang gamitin yung kapangyarihan niya. Pero the point is, imposibleng hindi natin ma-witness. Kasi ano yan eh, how can you glorify God kung hindi mo na-experience? Kung hindi mo napatunayan. Di ba? Kumbaga, kumbaga makikita mo talaga siya na ito nangyayari na. Ito na yung katapusan. Parang ganun. Parang hindi naman katapusan, kundi katapusan lang ng mundo, pero simula ng ano ng eternity life with you. So, lang na. Pastor, question. Sige pa, go ahead. Di ba sabi niyo tatlo yung ano part ng ano, and body, soul and spirit? Apa. Pag namatay ang isang Christian, ano yung nakakasama ni Lord doon? Soul or spirit? Magandang tanong yan. Kasi interlapping yung ano eh. Yung pag binabasa mo, ano yan, sabi niya, now I commend to you my spirit. Tapos naman, may maririnig ka naman na your soul will enter the kingdom of heaven. Iba-iba, no? Iba-iba. Pero definitely, ang everlasting kasi is the soul and spirit. Una, show lang yun, isa ka lang, in two phase. Alam mo yun? Para pong ano yun, parang layer ng mundo. Naalala niyo yung sa science? Ano yung three layers of the earth? Yung tinatawag na crust, mantle, at saka core. Di ba? Naalala niyo yung sa science, yung crust, mantle, at saka core. So halimbawa, yung crust, yung ibabaw, yun yung body, yung mantle, at saka core ng earth, yun yung soul and spirit. Okay? Masira mo yung mantle, ay yung crust, pero yung core tsaka mantle, hindi. Nandun lang siya. So definitely, both of your soul and your spirit will go to your Heavenly Father. But two lang yun. In two forms lang kasi. Ayan. Kumbaga, tapos mag-unite sila sa dati mong body, but not the old body na corruptible, na nabubulok na sisira. Iku-convert ngayon, same itsura mo, iku-convert ngayon sa glorious body. Kagaya nung na-convert yung body niya from his earthly body na pinatay ng mga Romans, ng mga Apostle. So kung ang sagot to sa tanong, yes, both your soul and spirit. Spirit. Yeah. Okay. So hindi pwedeng maiwan yung soul, hindi pwedeng magkasama yon. Magkasama. Yeah. Okay. Makikipasa po ito. Sister Tita Fe, makikibasa ko. Ako, Pastor? Apo, Titus po, 2:11-14. Titus 2:11-14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny godlessness and worldly lusts, and to live in a sensible, righteous, and godly way in the present age, while we wait for the blessed hope, appearing of the glory of the great God and Savior, Jesus Christ. He gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to cleanse for himself
a people for his own possession, eager to do good works. Mm, yun na naman, binanggit na naman yung word na eager. Di ba? Parang, yeah, parang kumbaga may eagerness, you know, sa relationship, may pananabik. Di ba? Gustong-gusto ko tong verse na to eh, na sinulat sa Titus. No? Sabi, for the grace of God has appeared, bringing salvation. No? Para kanina, para sa ating lahat, sa mga tao. Instructing us to deny godlessness and worldly lust. And to live in a sensible, righteous, and godly way in the present age. Kailan daw? Kailan ka daw hindi, kailan ka daw mamumuhay? Kailan mo daw i-deny yung pagkawalang Diyos ng mundo na to, yung lust of the world, no? At mabuhay ka daw ng may sense, na may sense, mabuhay ka daw ng nasa katwiran, no? Kailan daw, no? Kailan ka daw mabubuhay na sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos? Kung present age. Present age. Wow. Oh. Kumbaga, magpakabait ka na ngayon. I mean, gumawa ka na ng tama kasi doon sa heaven, okay ka na din. Wala naman nang maboborn again doon. Born again na lahat ng tao doon. Di ba? So ngayon mo gawin. Ngayon mo gawin. Ngayon mo pakita yung pagmamahal. Di ba? Tapos dito, strength na naman na he gave himself to us. Redeem us from all lawlessness. No? And cleanse for himself a people for his own possession. Ibig sabihin, ilinis ka niya in holiness, tapos possession ka niya, kanya ka, dadaling ka niya. Kaya yung pangako niya, babalik ako, kukunin kita, at dadaling kita doon sa lugar na pinag-alaman. Okay, i-mute tayo lahat, tapos i-mute ko muna lahat para hindi masagot yung mga sound. Mute lang natin. Tapos, pag magsasalita kayo, doon tayo mag-unmute. Paano ba? Sige, mag-self-mute muna tayo lahat. Ayan. So, balikan lang natin itong ano na ito. Itong verse na ito. Ito, bagong verse. Sister Lenlen, makikibasa. Sandali lang po. Sa Hebrews naman tayo. Kaya natin ang sinulat nitong verse. Okay, Sister Lenlen, may ibasa. Otherwise, Hebrews 9. Nagchachapi kayo si Sir Lenlen. Nagchachapi kayo. Nawala si Sir Lenlen. Okay, Brother James. Hebrews. Go ahead. Sir Lenlen, narinig na kita. 26? Ito pa, 26 to 28. Mahina po yung connection ko. Ah, sige pa. Si Brother James ang pababasahin ko. Brother James, mag-ibasa po. Okay. Otherwise, he would have had to suffer many times since the foundation of the world. But now he has appeared one time at the end of the ages for the removal of sins by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for people to die once, and after this judgment, so also Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Okay. Tito, sabi dito, and just as it is appointed. So, ibig sabihin, this is certain to happen. Appointed na eh. Kumbaga, meron, kumbaga, parang ikaw, may appointment ka na sa doktor. So, mangyayari na talagang, ano, napupunta ka dun. No? So, for people to die once. So, isang beses ka lang mamatay. Pagkatapos ito, judgment na. Diba? Magkakaroon tayo ng judgment, di ba? So sabi dito, so also Christ, having been offered once to bear sins for many,
will appear a second time. So dito kumbaga ini-strengthen yung ating position bilang Nazarene na statement of faith natin na meron talagang second coming. Kasi will appear a second time. Bukod pa doon sa sinabi ng dalawang anghel, sabi niya, o kayo mga taga-Galilee, huwag kayong maglala, babalik si Kristo sa pag-alis niya, ganyan din, babalik din siya sa ganyang manner. Tapos sinabi rin ng Hebrew, hindi alam kasi kung sino sumulat ng Hebrew eh. Diba? Sabi niya, sabi nung sumulat ng Hebrews, sabi niya, babalik siya for the second time. Not to bear sin, no, kundi para magkasala, kundi magdala ng kaligtasan sa lahat na naghihintay sa kanya. Ang tanong, sino ba yung naghihintay sa kanya? Eh di ba tayo yun? Diba? Kasi tayo pa yung buhay eh. Diba? So, ayan. Tingnan natin itong Revelation 1:7 to 8. See? Ayan. Okay. Sister Fe, kayo po ulit. Sister Fe Maranan. Nakamute po kayo. Okay. Look, he is coming with the clouds and every eye will see him. Even those who pierce him and all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen. Oh, yun nga. Sinatagpay yung question. Sino yung nagtanong kanina? Kung makikita si Lord? Kung makikita po yung mga taong namatay na. Okay. Imagine nyo, ang binabanggit dito, kay patay ka na or buhay ka, mawi-witness mo to. No? Kasi sabi dito, every eye. So patay ka na, buhay ka pa, nabubuhay ka ng time na yon. No, mami-witness mo to, no? Ang nakakatuwa dito, may binanggit dito na even those who pierced him. 'Di ba? Paano kung ikaw yung isa sa mga member ng Sanhedrin? Paano kung ikaw yung tumusok sa tagiliran ni Jesus Christ na Roman soldier? Paano kung ikaw si Judas? Paano kung ikaw yung present na tao na nagtaksil ka sa Panginoon, na tinatatwa mo siya, na sinasabi mo, minumura mo siya, na hindi mo siya ginagalang, hindi mo siya ino-obey. No, lahat eh. No? Sabi to, and all tribes of the earth. Ibig sabihin, lahat ng lahi, lahat ng kulay ng balat. Okay? So, kahit sino ka pa man, no? Will mourn over him. So it is to be. Amen. Diba? Kumbaga, sinulat siya ni John doon sa Revelation. Okay. Magsiswitch lang ako dito. Stop share. And then magsishare ulit ako. Okay. Sister Amy, makikibasa po. Dali lang po. Ayan. Sister Amy, makikibasa po. Dito po tayo sa Resurrection. Ayan. Resurrection? 16 lang. 16 point lang. Okay. We believe in the resurrection of the dead, that the bodies, both of the just and of the unjust, shall be raised to life and united with their spirits. Mm-hmm. They that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Okay, so oh, nasa ano na tayo, no? Nasa last articles of faith tayo, number 16. It's about resurrection, judgment, and destiny. So pagkabuhay muli natin, no? Judgment natin at saka saan tayo papunta? Anong mangyayari sa atin? Diba? Uh-huh. So bago tayo dumako dito, meron pa ba kayong naiwan na tanong tungkol sa second coming of Christ? Question. May question pa kayo? Anybody? So Pastor, lahat ng namatay pala, apo, bababa rin. Both the unjust and the parang good and evil all persons shall
bababa sa resurrection second coming. Sa binasa niyo po. Sabi dito yung binasa niyo, doon sa mga gumawa ng okay naman, ng, ay mapapasa niyo ang resurrection of life. Ibig sabihin, takay ng paradise. Pero kapag doon sa mga gumawa ng kasamaan, hindi tumanggap kay Kristo, di ba, dinisipi siya, eh mapapunta naman sa inyo ang resurrection of damnation. Damnation. Ay, baga, susumpain kayo habang buhay. Kasi we need to understand na kapag namatay tayo, ang destiny natin ay forever. May forever. Sabihin, may totoong may forever. Forever na masaya ka, malamig, maayos, maganda, malinis. So, Pastor, yung mga masasamang tao, pag namatay sila, hindi pa sila mapupunta sa impyerno. Mapupunta po sila sa impyerno, pero forever ka na paparusahan. Kasi mas madali kasi ang madaming tao, pagkakaintindi nila, pag namatay ka, it will be a switch off sa'yo. So wala na. Tapos ka na, wala na. Hindi ka na mag-exist, tahimik ka na. So, di ba madali nagpapakamatay? Kasi ganyan ang understanding nila. Without understanding na nasusulat sa salita ng Diyos, na kapag namatay ka at anak ka ng Diyos, tumanggap ka, in-accept mo siya, then you go to heaven, and then you live a life endlessly. Ibig sabihin, forever yon, walang katapusan, walang switch off. Here's the thing, pag namatay ka naman, hindi ka Kristiyano, hindi mo siya tinanggap, ayaw mo sa kanya, is mapupunta ka sa eternal damnation na kung saan paparusahan ka eternally. Wala ring switch off. So imagine nyo, halimbawa, pagod ka na dito sa mundo na to. Ayaw mo na, suko ka na. So ang gagawin mo, you kill yourself, suicide. Para tapos na, wala ka ng pain, wala ka ng hirap, sama ng loob. Diba? Ang problema mo, hindi mo tinanggap si Jesus, napunta ka ng hell. Ng hell. Worst yung ano doon, worst yung sitwasyon. So yung sitwasyon mo na naghihirap ka dahil sumamalan loob mo sa parents mo, kaya ka nag-suicide, o na broken hearted ka, o kaya na baong ka sa utang, tapos ang way out mo mag-suicide. Pero pagpunta mo sa hell, it's a different thing kasi we're talking about eternal damnation or eternal kang parurusahan. So habang buhay, kumbaga talagang buhay ka for eternity in a sense na sinusunog ka, no? Na kumbaga patay ka in a sense pero hindi natatapos yung parusa sa iyo. Kasi mapapansin niyo yan doon sa si Abraham na yung rich man at saka yung storya ni Lazarus na poor man. 'Di ba? Sabi nung rich man, Abraham, Father Abraham, baka naman pwedeng si Lazarus, no? Lazarus, sausaw mo naman yung daliri mo. Tapos patakam mo lang ako sa tangko kasi sobrang pain, init, hirap ang dinadanas ko dito sa hell. Nasabi ni Abraham, hindi po pwede kasi may great casa, may barrier na hindi kami pwedeng pumunta dyan. Yeah, hindi ka pwedeng pumunta dito, may malaking wall, no? So imposible yung hinihiling mo. Alam niya, sabi niya, pwede ba bumalik kayo doon, ipag-preach kayo doon sa mga kamag-anak ko? Sabihin sa kanila na magbago sila tanggapin ng Panginoon. Dahil mahirap yung pupunta. Eternally in hell. Yeah. So, it's not, if there's one thing na kaya yung sasabihin mo na, demonyo ka, mamatay ka na sana, pumunta ka ng impyerno, do not wish that. Never say that. Totoo lang. kasi hell is far beyond what you're thinking. Kumbaga, it's a very difficult place. Di ba? So, tanong ko lang, bago tayo pumunta din sa number 16, meron kayong tanong sa second coming? Wala na tayo doon. Gusto niya nang lumipat sa 16? Anybody? Pastor, may tanong ako. So ano yung, ang tanong ko lang, ano yung second death na pabasa ko? Paano pong second death? Na yung mga eternally damned ay magkakaroon ng second death. Okay.
ang binasa natin kanina, a man no sa ano na a man is appointed to die once, 'di ba? Binanggit natin kanina yung sinulat. Okay. So ibig sabihin, there's only one death, physical death, no? Uh-oh. Tapos pagka Kristiyano ka, pupunta ka sa langit and then you live a heavenly ever after. Yun yung parang fairy tale, no? Kumbaga, dito pag pumunta ka sa hell, no? Sa hell. Oo. Imposible kasi magkaroon ng second death kasi katulad ng sinasabi ko nga, walang switch off eh. Actually, mas madali pa yun eh. Kasi kung pupunta ako ng hell, pipiliin ko na lang na switch off na lang ako. Kasi that's it, di na ako mag-exist. Para na akong thin air. Ang problema, hindi nga masisira yung ano eh, dinesign yung soul mo, yung spirit mo na to stay that way. So you'll feel the pain, the everything na makaparosahan, no? So kumbaga, probably sinasabi nila second death in a sense kasi it's a worst experience, no? Worse than death, pero in a sense hindi rin siya death kasi walang switch off. For eternity, eternal damnation is ibig sabihin eternity paparusahan ka. So kung halimbawa, sabi natin ang init naman, spring pa lang. 'Di ba? Nararamdaman mo na 'yung summer, 'di ba? Okay, uwi ka ng Pilipinas, pag labas mo ng naiya, 'di ba? Sa Paranaque, ramdaman mo 'yung init, oh. Parang sumasaklob sa 'yung init. Uh-huh. Pero that's nothing compared sa hell, 'di ba? Ako nga, eh, ina-ice cream motor ko, napaso ako dito, no? Eh, talaga, sakit. Apo. Pastor, apo. The heat there is 7 times hotter than the heat in the earth. And also the darkness is 7 times darker than the darkness in the earth. Kasi yun po, babalutin ka ng fear nun eh. Kasi ano unang mo nararamdaman pag brownout? Di ba tatakot ka? Di ba? Di ba? Pag, oy, brownout. So, matatakot ka. Di ba? Eh, imagine nyo doon, brownout palagi. Sobrang dilim. Oo. Kasi imagine nyo, ha? Di ba pagka po nag-bonfire tayo, madilim, di ba? Pero pagka nagsindi tayo ng apoy, lumiliwanag. Di ba? Pag lumapit tayo sa apoy, mainit yun. Kaya hindi natin nilalapitan, hindi natin inahawakan. Okay, ganito sa hell. May apoy na mainit, no? Merong sumusunog sa iyo pero madilim. Okay? Tapos ang maririnig mo iyak at saka gnashing of teeth. Alam niyo gnashing of teeth, yung nangangarit yung ngipin. Diba, minsan may mga natutulog na ganun. Natutulog eh, parang ganun. Gnashing of teeth, iyak, sigaw, hiyaw in pain. That is not like for 2 hours or 1 month or 1 year, that is like for eternity. Forever. Forever. Diba? So hindi biro na hindi natin pwede sabihin biro na ano ka lang po yung ano, electric pa rin tayo. Ayan. Hindi biro na ano sabihin natin na ano eh, na ang baga, oh, okay lang pumunta ng ano, ng impyerno. Sige, maparusahan na ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan. Hmm. Kasi ang thinking natin na parusa is like kukulong ka habang buhay. That's heaven compared to dun sa hell talagang totoo. Okay, kasi ang problema sa tao, ina-underestimate nila yung hell. Kasi nobody preaches about hell today. Kasi marinig mo lahat ng preaching ngayon, oh, po-prosper ka ni Lord. Oy, gagaling ka. Oy, gaganda ang katawan mo. Oy, si sexy ka. Oy, lahat ng kagandahan ng mundo. Wala nang masama doon. Pero kung yun lagi ang pinipreach mo, eh, masama naman yun. Yung health ng spiritual health ng tao, hindi lumalago. So, for now, wala na nagpipreach about hell. Kasi pag nagpreach ka ng hell, wala na pupunta sa simbahan mo. Di ba? Kasi matatakot eh. Di ba? Pero ang katotohanan, nakatakot ang hell. Yes. Pag binasa mo siya, nakatakot eh. Di ba? So, okay. Makikibasa si Sir LB, 16.1.
Nakamute po kay tita. Mute. Yeah. Okay. We believe in future judgment in which every person shall appear before God to be judged according to his or her deeds in his in this life. Okay. So we talk about kanina yung resurrection, no? It's all about resurrection ng life or resurrection and damnation. Ngayon, we're talking about judgment. Naniniwala daw tayo, tayong mga Kristiyano, tayong mga Nazareno, na meron tinatawag na future judgment. Okay? In which every person shall appear before God to be judged according to his or her deeds in this life. Okay. Tanong, Pastor, eh, ito ba eh, ano? Kasi di ba, ano ka, bago ka makapunta sa langit, di ba ginudge ka muna? Di ba? Totoo naman yun. Kasi ano ka ba? Ginudge ka na tumanggap ka ba o hindi? Okay, ang tawag dito, future judgment. Okay, so lahat to ng tao. No? Kumbaga, i-judge ng Panginoon. Ipapaliwanag ng Panginoon kung ano yung, kung nasaan, anong estado mo. No? Kumbaga, revalida. Tatanungin ka niya. Di ba? Kumbaga, ang tanungan dito, halimbawa, sabihin natin, ikaw, Kristiyano ka. Di ba? Tatanungin ka niya, paano mo siya tinanggap, paano mo siya anong ginawa mo sa lupa, anong naging reaction mo, anong kumbaga ano to, it's a question and answer kasi you are being judged. No, kasi bibigyan ka ng ano eh. Bibigyan ka ng according to your deeds in this life, ano yung ginawa mo. 'Di ba? Wag natin tong i-confuse doon sa oh, kita mo, sabi dito, kailangan may gawin ako para makapunta ng langit. No, no, no. Itong ginawa mo to, resulta to ng salvation mo. Okay? Ngayon, pwede rin naman na ginajudge kaya hindi ka believer, resulta naman to ng hindi mo pag-believe sa kanya. Parang ganoon. So, kumbaga, someday lahat tayo haharap na sinatawag na white throne. Kumbaga, may trono sa harapin. Na judgment throne na, kumbaga, harapin natin ang Panginoon. Makipag-usap tayo sa Kanya. Dito, wala kang padrino. Dito, hindi mo kasama si Pastor. Pastor, lika ka dito. Di ba, nadalas mo naman ako makita pag Linggo. Kinakamayan mo pa nga ako eh. Tsaka ano eh. Tapos si, ba't ganito? Gantong grades ko. Yeah, so, kumbaga, it will be you and God. Kasi hindi ka makapagsinungaling sa Diyos. Amen. Di ba parang ito sa mga pelikula lalabas sa parang pag umarap sa judgment throne may malaking TV. Diba yung mga sa pelikula tapos papanoorin mo yung buhay mo. So I don't know kung ganun gagawin pero I don't know kung paano proseso ng Panginoon pero He's just. He's the perfect judge at kumbaga kung ano yung nararapat sa'yo eh eksakto dahil fair siya. Yan. So 16.2. Ayan. Sister Fe, kayo, Tita Fe, kayo pong bumasa. Lalakihan ko, Pastor. Destiny na. Saan tayo papunta? We talk about... 16.2, Pastor. Ako. We believe that glorious and everlasting life is assured to all who savingly believe in and obediently follow Jesus Christ our Lord, and that the finally, and I know, impenitent shall suffer eternally in hell. Mm-hmm. Impenitent meaning na ano hindi nag-confess ng sin, he has not received, he's not sorry for his sins and willing to receive salvation. Yan, Pastor, di ba? Apo. Impenitent sinner. So sabi dito, we believe that glorious and everlasting life is assured to all who savingly believe in. So, nasa glorious body ka, glorious pa ang buhay mo. Hindi lang glorious, no? Paano ba natin tatagalogin ng glorious? Kasi di ba, kamusta ang bagong kasal? Eto na para ako nasa gloria. Di ba, para
Okay, kamusta naman ang ano, ang bagong ang tumama sa loto, mayaman ka na ngayon. Ito para akong nasa Gloria lang. Kasi ganun yung naririnig ko eh, no? What is something about Gloria? Parang glory, parang nanalo ka sa war. It's glorious, parang ganun, masaya. Steve, di ba, masag maganda yung feeling, di ba, parang ganun. So, ganun daw, no? Naniniwala na tayo na glorious yung magiging buhay natin. Tapos nasa glorious body pa tayo. Pagkatapos, everlasting life ang assurance natin. Para kanino lang? Para kanino yun? Ha? Sa, para sa mga naniniwala. Diba? Sa mga naniwala. Hindi to applicable sa lahat. Diba? And hindi lang naniniwala, obediently follow. Kanina may kausap ako, isang worker natin, sabi ko sa kanya, thank you for your ano sa mga ginagawa mo every Sunday. Sabi niya, you're a blessing to our ministry. Sabi niya sa akin, nag-text sa akin kanina, sabi niya, no pastor, the ministry is the blessing to me. Sabi niya ganun. Pag ginagawa ko to, nabibless ako. Sabi niya ganun. No? So kumbaga parang, kumbaga naisip ko rin na tama yung sinasabi niya. Diba? Kumbaga, that is obedience eh. Pag-obey mo sa Panginoon eh. Kasi sabi dito, hindi ka lang naniwala and obediently follow Jesus Christ, our Lord. Diba? Kumbaga, sumunod ka sa Panginoon. So, kumbaga, you live a glorious life, you will live an everlasting life. Diba? Kasi ito yung mahirap gawin eh, yung pagsunod eh. Napansin niyo, hindi siya gumawa ng robot. Kasi pwede naman siya gumawa ng robot para wala siyang problema, walang drama. Pero lahat, binigyan niya lahat ng free will. Imagine niyo kung gamitin ng, alam yung tipong paggamit mo ng free will, gumamit ka ng free will. Gusto kong mamigay ng pera. Free will ko to eh. Gusto kong tumulong sa India. Gusto kong lahat na kung meron ako, isishare ko doon sa mahihirap. Free will ko to eh. Diba? Parang wow, ang ganda nun. Pero may mga tao gagamit ng free will. Gusto kong mamaril ngayon. Free will ko to eh. Alam mo yun? Gusto kong manira ng tao ngayon. Chichismis ko siya. Free will ko to eh. Kumbaga, meron those who obeyed him na sumunod, nagmahal sa kapwa, nagmahal sa Diyos. Meron din na gumamit ng free will using the dark side of free will. At kadalasan, nauwi dun nga sa hindi magandang future. Libya? Yeah. Wow. Mm-hmm. Yan. So, tingnan lang natin about resurrection, judgment, and destiny. Basahin natin tong anong sinasabi. Salita ng Diyos. Ayan. Ayan. Pastor, good evening po. Good evening po. Pastor, nangiramay po kami. Opo. Thank you, Pastor. Opo. Opo, Pastor. Ayan. Virtual. Naka-virtual po kasi kami dun sa kabila. Naglalamay kayo sa kabila. Opo. Meron po kaming, kaya gumaganon-ganon po. Opo. Okay lang po. Naintindihan namin yan. Ayan. Pastor Tim, may kibasa lang po. 18:25. You could not possibly do such a thing to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. You could not possibly do that. Won't the judge of the whole earth do what is just? So, sino yung just na tinutukoy dito? Okay, kumbaga, ang tinutukoy dito yung Panginoon eh. Na kumbaga, hindi pantay ang judgment ng Panginoon pagdating sa atin. No? Tingnan natin to sa 1 Samuel 2:10. Ayan. Sabi dito, those who oppose the Lord will be shattered. At least about judgment then, about our destiny. He will thunder in the heavens against them.
the Lord will judge the ends of the earth. He will give power to his king. He will lift up the horn of his anointed. So, kumbaga, it talks about also about judgment na ang Diyos natin parehas. Kasi di ba, minsan may tinatanong, paano na yung ano, yung 1 billion sa China na hindi naman Kristiyano, yung 1 billion sa India na hindi na Kristiyano, hindi ibig sabihin ba nun, hindi sila pupunta sa langit? Well, technically, if kundi nila tinanggapan Diyos, yes. Eh di ba, napaka-cruel naman nun. Pero alam nyo, ang Diyos ay Diyos eh. I mean, just. Very just, no? Kumbaga, I don't think na basta ganun-ganun na lang, eh, He will always give an opportunity for these people na makilala siya. Alam mo yun? Kaya nga malaki yung role na dapat nating gampanan na tayo nakakilala tapos hindi naman wala tayong ginagawa magpagamit sa Diyos. Diba? Kumbaga, alam natin, bulag, tapos papunta sa bangin, hindi pa ba tayo sisigaw, "Oy, huwag kang pumunta dyan." Diba? O, huwag kang dumiretso, mamamatay ka dyan. Diba? Siyempre, gagawin natin, it's either i-warn natin, sisigawan natin, o lalapit tayo para sagipin natin siya. Same thing with what is happening sa mundo ngayon. Madami, billions of people hindi nakakilala sa Diyos. Pero tayo nakakilala, imbis na mag-warn tayo dun sa iba, imbis na pumunta tayo sa kanila at sabihin natin na mahal sila ng Diyos at dapat siyang tanggapin, na nandun tayo, sitting pretty tayo sa mga masasarap na pwesto natin. Ano? At saka, kumbaga, kasi okay na tayo. Parang ganun. Kumbaga lahat tayo may vaccine, pero madami pa tayong extra vaccine ayaw nating pamigay. Parang ganun. So, it is something like that. So, yun. Before we end, tanungin ko muna kayo, any takeaways na natutunan nyo ngayong gabi sa ating pinag-usapan? So, we talk about Second Coming of Jesus, no? Number 15, ang ating articles of faith. Tapos we talk about number 16, Resurrection, Judgment, and ano yung magiging destiny natin sa future. So, question, medyo nalalabuan pa tayo na hindi pa natin pinag-intindihan or anything na pinag-intindihan. Go ahead po. Ewan ko ha, kung comics lang to. Totoo ba, ano naman ang yung mga pinilalabas sa movies? Si San Pedro, pumakyat ka siya ang nasa pinto. Si San Pedro. Ano ba yun? O, kaya madaming sabongero nakapasok sa langit. Nakapasok sa langit. So, joke lang yun. Joke lang. Kasi, kaya si San Pedro na-identify, i-mute ko lang po dito kasi nagkaano yung electric na rin. Ayan. So si San Pedro, kaya kasi siya na-identify sa pintuan ng langit at saka sa manok. Kasi una, yung manok, di ba sabi ni Jesus, bago tumilakok, di ba, sa umaga, madaling araw, natilakok ang manok. O bago matapos itong, bago magbuk ng liwayway, titilakok ang manok, at i-deny mo kung tribute. So na-identify sa kanya yung manok. Yun yun. Oh. Kaya San Pedro, manok, parang gano'n. Ngayon, ano naman yung ano, bakit naman yung pintuan ng langit sa'yo may susi? Diba? Kasi sinabi nga na ang dati ang pangalan niya ay, ano ba pangalan ni Peter dati? Simon. Peter, yes. Morgan. Simon. Sasabi niya, naging Peter ang pangalan niya, ibig sabihin Petra or rock or bato. Sabi niya na, kumbaga, from this rock, no? I will build my church, di ba? Pero pertaining yon kay Jesus Christ kasi siya yung rock of foundation. Ngayon, yung Catholic na mga kapatid natin Katoliko, they interpret it na si rock, Petra, word na Petra, rock, Petra, bato, siya na. Kaya ginawa si Peter na first ever pope of the Roman Catholic. Alam nyo ba yon? Kaya ang tawag doon sa bahay ng mga or simbahan doon sa Rome, yung St. Peter's Basilica, pinangalan sa kanya. Kasi siya ang first ever Roman Catholic Pope. Okay? Bakit? Kasi siya, sa doktrina ng ating simbahan Katoliko, siya ang nagmamayari o merong
kapangyarihan na kumbaga magbubukas ang pinto ng langit. So, pelikula, ganun siya lumabas. Siyang may hawak ng susi. Yan, yan. Subject ko ngayon yan. Ayan, oh, pakita ko sa inyo. Turning points. Ayan. Global History of Christians. Ayan, yung mga subject ko ngayon. Western world. So, eh ako'y namamangha doon sa ano sa madami pala no na tayong nakagalian na kumbaga hindi na naitama. At hanggang ngayon, hindi na paniniwala. Kaya pati rin sa pula, identify siya sa manok, identify din siya sa susi, na may susi siya, di ba? Parang, tapos sa kanya yung Book of Life, oh, pag wala ka dito, hindi ka makapasok. Di ba? Yung, ang madalas daw makapasok doon, kundi sa bungero, jeepney driver. Kasi pag sumakay ka daw ng jeep, mapapadasal ka sa sobrang bilis at kaskasero. So madaming nagdasal dahil sumakay sa'yo. So napakapasok ka sa langit. So, question, ano pang... Question, Pastor. Di ba? Di ba nabasa nga natin na merong judgment day apo darating, di ba? So may theory na ano nga na pag namatay ang tao, so yung mga saved at unsaved, dun muna sila sa isang resting place until the judgment day comes. Purgatory, no, purgatory. Hindi purgatory, basta parang resting area muna okay ng lahat ng namamatay. Parang kasi wala pang area. Judgment. Mm-hmm. Oo. Hindi pa na-judge ng God kung sino ang punta sa heaven, kung sino ang pupunta sa hell. Mm-hmm. Dahil wala pa yung judgment day, hindi pa siya buwababa eh. Mm-hmm. So ano pong masasabi niyo dun? Mm-hmm. Sagutin ni Brother Ellie. Naalala ko lang yung nagba-Bible study ako dun sa mga crew ng Jollibee. Ganyan nga rin mga tanong nila yung nakatawa. Oo. So, yun sa, kasi po, kung titingnan niyo po, ano po ba yung other term dun sa heaven na sinasabi sa Biblia. Sige, magbigay kayo ng synonyms ng heaven. Sige nga, magbigay kayo ng synonyms. Other term. Pagka dinescribe ang heaven, ano ang mga synonyms? Paradise. 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 Okay. Right? Paradise. Oo. Okay. So, paraiso, di ba? Paraiso. So, paano natin i-describe yung paraiso? Heaven. O kaya talagang parang, wow, everything is there. Masarap pumunta doon. Paraiso. Di ba? Perfect. Perfect. Yeah. Mm-hmm. So, matatandaan niyo po yung magnanakaw nakatabi ni Jesus. Aha. 'Di ba? So mamamatay siya noon eh at mamamatay na rin si Jesus. Oo. Yung katabi niya magnanakaw, hindi naniwala kay Jesus, pero siya naniwala. Sabi niya, Jesus, remember me, sabi niya. So sabi ni Jesus, anong sagot niya? Not today. Today. You will be with me in paradise. You will be with me in paradise. Exacto. That is the verse na nagpapatunay na right after death we will enter paradise. Paradise. Heaven. So, hindi po totoo na pupunta tayo sa staging area or purgatory rest area. Or, rest area. Or parang dyan muna kayo, bakasyon muna kayo dyan, wala pa kasing judgment. Kasi sana sinabi ni Jesus, okay, today you will be in the holding area. Awaiting. Yan dami nang naihintay. Yeah. Away nang namatay. Diba? Kasi ibig sabihin, pati si David, pati si Abraham, si Isaac, si Jacob, naghihintay pa rin. Oo, yun nga pero, eh. Doon sa istorya nung ni Abraham, ng rich man na nasa hell at saka nung poor man, sinasabi doon na may heaven at may earth. Kumbaga, may kasam nga, meron daw barrier. So, kumbaga, yung dalawang scenario na yun sa Biblia, those are some, hindi na, meron pa yan, sigurado, some of the na points na will prove that there is heaven after death. And right na meron after, na nasa heaven. Yes, after we die, we go to heaven right away. Kasi sinabi ni Jesus, kumbaga, it came out from his own lips na, today, he will be with me. In paradise. Go ahead, Pastor Dean. Question. Yung ano po sa Matthew chapter 27 verse 51. Okay. Ito po nung yung para lang po sa
sa pagkakaintindi ko po ah. Di ba yung before, yung mga namatay before Jesus. Parang ganun, di ba? Uh-huh. Tapos yung kwento about kay Lazarus nga, at saka doon sa rich man, na may, merong Abraham's bosom, na kumbaga parang nandun na sila, parang ang naiisip ko is parang yun yung waiting area noon. Yung Abraham's bosom. Oo, parang yung place na yun. Tapos meron din tinatawag na Sheol ba yun? Sheol is parang hell, parang ganun. Parang ganun, oo. So ngayon, nung namatay na si Jesus, ito na yung the death of Jesus sa Matthew, sabi, and behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. The tombs were also opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Exactly. So, yun po yung, para sa akin lang po, ewan ko kung tama, pero yun po yung mga taong namatay before dumating si Jesus. Parang, or na crucify at dumating si Jesus. So, ang sabi dito, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Yes, and this will happen again. Yes. So na-raise na po sila. So yung mga tanong na, may tao na ba sa heaven? Ganyan. Yes, meron na po. Meron na. Okay. Nabuksan siya yung mga tombs nung ano at umakyat na sila nung namatay si Jesus, parang ganun. So second coming, this will happen again. So sa second coming naman, yun na yung mga bababarot sila. Yung mga time ni Jesus namatay until now, parang ganun. Yep. Yung time ni Jesus until now, namatay sila, then they will be raised up, they will go to heaven. Those people na Kristiyano, na naniniwala sa kanya. So, but everything will have a taste of judgment. Kumbaga, everybody, hindi pala everything, everybody will be judged accordingly sa ginawa nila. Masama, mabuti. Pero again, hindi yun ang requirements sa salvation, ang paggawa na masama o mabuti. Ang pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, mabuti ka man o masama, that's the requirement. You need to accept Him as your personal Lord and Savior. Ngayon, kung tinanggap mo siya, manifestation yun or tinatawag na byproduct. Kaya kag nagiging mabuti, gumagawa ka ng mabuti. Ngayon, kaya ka mabait, gumagawa ka mabuti kasi nasa yung pag-ibig ng Diyos, nasa yung freedom na pinalaya ka, sinave ka, masaya ka. At kaya ka naman gumagawa ng masama kasi hindi ka pa naaalis dun sa tanikala o dun sa bondage na pagkakasala. Bondage of sin. Laging byproduct yan. Hindi siya yung parang, gumawa ka muna ng mabuti, lumuhod ka muna mula kanto ng Quezon Boulevard hanggang Quiapo para patawarin ka ng Panginoon. Ang pasin mo yung katawan mo. Hindi sa pag-good works or sa education or any attainment. It's just accepting Him as personal Lord and Savior. Pag gumawa ka na buti, manifestation yun. So, sa tinatanong ni Pastor Tin, may tao na ba sa heaven? O kung saan nagpunta yung mga yun? Kumbaga, parang anong purpose? Bakit pinangon ng Panginoon yun? He just took them in. Kumbaga, come on, enter my kingdom. Wala na buting area. Dito na tayo. Okay na, tapos na. Binrake ko na yung Binrate ko na yung law. Wala nang law. Kasi yung mga curtain yan, dala ng law yan . Wala nang law. Ako yung law. Baga, ako yung tutubos na. Baga, sa utang nyo, kaya kayo makukulong kasi may utang kayo sa credit card. Hindi. Ako, ginawa ko, binayaran ko lahat. Kaya labas na dyan. Parang ganun siya. Kaya kung maiintindihan lang ng maraming tao kung gaano ka-heroic yung ginawa ni Jesus Christ, saka mo siya maintindihan, masisimulan mahalin. I mean, kasi a lot of people, hindi nila kilala si Jesus. Di ba? Kaya, hindi sila believe. Parang ikaw, believe ka lang naman sa tao kasi nakikita mo, may ginawa siya talaga. Oh, kabilib-bilib naman to. Galing mag-basketball, kumanta, whatever. Si Jesus, bibilib ka talaga pag nakita mo, napatunayan mo yung mga ginawa niya. More than na hanghanga ka talagang, wow, ang tindi nito. Tapos yung pagiging consistent niya, yung pagiging loving niya na very consistent from the history noong unang panahon hanggang ngayon, consistent. Hanggang sa sinasabi, pinag-usapan natin na future mangyayari, consistent pa rin.
So makikita mo doon na talagang eksakto, kumbaga, buti na lang dito ako naniwala. Parang ganun. Question po. Sige pa. Yung judgment yung sabi dito, kasi ito po yung final, yung Great White Throne Judgment na tinatawag. Opo. Right? Kung pupunta na sa heaven, ay kung magsistay sa heaven or sa hell, right? Mm-hmm. Parang ganun. Definitely, pag namatay ka, this I am not sure. Bawa, hindi ka Kristiyano, no? Mm-hmm. Kasi may nababanggit kasi nga na parang, may pinag-aralan din kami na parang ano, staging area, what, I don't know. Pero, hindi siya carry ng powers ko pag kainisip. Kumbaga, pero definitely, punta mo pa rin hell. Halimbawa, parang merong hell, parang may worst hell. I don't know. Pero the thing is, yung sinasabi nila, parang doon ka muna sa hell, hindi ka pa doon sa worst hell, kasi you'll go to the judgment throne pa, parang ganun. Alam mo? Pero definitely, hell pa rin yun kung meron mang ganun, ha? Hindi ko sigurado kung meron bang hell at worst hell, parang ganun. Pero definitely, hell pa rin ang punta mo. Here's the thing. You will not be sent there dahil hindi mo alam. Kasi makapag-reason out ka eh. Akala ko ba just ka? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ba't ako nandito? Nakuha nyo? Halimbawa, ikaw, in-accuse ka something na hindi mo namang ginagawa. Or ginawa mo, pero feeling mo hindi mo namang ginawa. Kailangan, pumunta ka, you must have yung tinatawag na a day in court. Na ipaliwanag mo sa judge, bakit ka inuhuli, bakit ka ikukulong, nagka magpa-fine, kasi justice system. No? Kung yung bunda natin may justice system, lalo na ang Panginoon. So yung throne judgment na yan, he will clarify to you bakit ka you will enter the kingdom, you will enter the paradise, or you will not make it. Kasi sometimes ganun eh. Diba? Halimbawa, hinired ko si Tita Amy. O, Tita Amy, you're hired. Punta ka dito bukas, mag-submit ka na ng requirements mo, magsimula ka na sa Monday, no? Bagong empleyado ka na ng malaking kumpanya ko, parang gano'n. Tapos, hindi ko hinire halimbawa si Sister Elvie. Ang usually sinasabi ng HR, alam niyo kung ano? We'll call you, don't call us. Di ba? Hindi ganun ang just natin eh. Di ba sinabi niya, Lord, ba't ako nasa hell? Mabait naman ako ah. Ang dami ko kaya nga ako nagpaweting kasi nga, dahil nga ano eh, namigay ako ng pera sa mahihirap. Di ba Robin Hood yun? Sabi sa inan, Lord, don't call me. Di ba? I'll call you. So, hindi just yun. Hindi siya yun. Bibigyan kanya na a day in court. Kakausapin kanya. He will tell you everything what happened. At hindi ka makakatanggi. Kompleto ebidensya. Hindi ka makakatanggi. Kumbaga, ito talaga. Wala ka magagawa kundi umamin. Dito papasok yun. Every knee, every tongue shall confess, every knee will bow that Jesus Christ is Lord. Kasi ngayon, pwede mo siya murahin. Kung gusto mo, pwede kang wag maniwala. Pero someday, every tongue shall confess, every knee shall bow. That Jesus Christ is Lord. Paano mangyayari 'yon? Hindi naman ako believer, hindi na nga ako believer, napunta na nga ako sa hell, ba't pa ako magko-confess? Bakit pa ako babaw? But kasi nga you will acknowledge na kahit na alam mo pupunta ka na ng hell, you will acknowledge his greatness. Ang bait mo pa rin pinaliwanag mo sa akin. Di ba? Naintindihan ko na, tanggap ko na kasalanan ko dahil mali talaga ako. Ang problema, pag nandun ka na kahit magsisi ka, hindi ka na ngayon, wala na, tapos na. Kaya nga minsan may magpapasabi sa atin na pagdasal mo naman tong ano, namatay tong ganto ganyan, ganto ganyan, pagdasal mo yung kaluluwa makapunta sa langit. Wala nang gagawa doon eh. Wala nang ganoon ano. Ang pagdadasal natin buhay. Ang pag may namatayan, ang ipagdadasal natin, yun namatayan. Kasi sila yung nagsasuffer eh. That the Lord's comfort be upon them. But the Lord will provide for them, lalo na sa gastos ng pagpapalibing and everything. Now, pero yung namatay, wala ka na magagawa doon. Kung pumunta na ng langit, so hindi mo pipigilan ng Diyos. Kung pumunta ng hell, yun, hindi mo rin pipigilan ng Diyos kasi tapos na yung decision.
Kaya habang may buhay, totoo yun, may pag-asa. You need to decide. Diba, hanggat buhay ka, you need to decide. No? Na dapat tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sorry po ah. Sisingin na kita, $5 per course. Ah, sige, sige. Kasi, parang may naalala lang po ako sa Revelation na dalawang klase ng judgment. Yung isa, i-judge yung work mo mm-hmm. dito sa mundo, kung ano yung mga ginawa mo, ganyan-ganyan. And then, yung rewards. May crown okay. eh. Yeah. That crown. Parang righteousness. Oh. Oo. So, yun parang yun yung pinakaunang ano, yung awarding ceremony, kumbaga. Mm-hmm. And then, kumbaga parang pag namatay, diba, tas diretso doon. Tas yung awarding ceremony. Parang ganun lang na-imagine. And then, pagka yung second, yung pag nangyari na yung second coming ni Jesus, edi, ba, lahat na, parang ganun, pupunta na, ganyan. Tapos saka lang mag-great white throne judgment. Kasi nga, ganun po yata yung pagkakaintindi ko eh. Kasi nga, yung una, hindi na, yung isang, halimbawa, sabihin natin, dalawang judgment. Ginajudge ka kung heaven or hell, diba? Second judgment, is ano yung treasures in heaven marireceive mo, yung crown, diba? Baliktad po, mauna po muna yung mga okay. crown ata. So, no, what I mean is, pwedeng mauna isa, pwedeng mauna isa. The point is, moot and academic na isa. Kasi kung ma-receive mo na yung crown, automatic. Dahil, alam naman, makareceive ka ng crown, hindi ka naman pala saved. Ay, sandali, nabigyan kita ng crown. Pare, para kasi Pia worse back, di ba? Ililipat natin. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin, halimbawa, nauna nga na, oh sige, good job. Ministry, galing. Dami na saved. Galing. Good job, faithful ano servant. Binigyan ka ng crown. Binigyan ka ng magandang mansion. Mas malaki sa iba kasi nga, serve him. Hindi na applicable sa iyo yung, ano, yung isang judgment kasi, alam mo, dahil, kumbaga, andun ka na eh, saved ka na eh. Ang matakot doon, yung hindi niya sigurado. Alam mo kung sino yung mga yan? Yan ang mga Kristiyanong lukewarm. Yung mga believers, diba sabi niya, it's either you're cold or hot. Pag lukewarm, I'll spit you out of my mouth. Bakit ganun? Diba? Kasi pag hot ka, o di walang problema, kasi hot ka kay Lord. Pag malamig ka, okay lang yun. Kasi pag malamig ka, makilala mo siya, malaking pagkakataon. Na okay, uminit ka, masave ka. Ang problema mo, lukewarm. Alam mo, yung coldness. Alam mo, yung warmness. So, ginagawa mo, nagpe-play safe ka. Kaya galit siya doon. Kumbaga, minamanipulate mo. Kasi okay pa yung cold, masamang tao. Diba? Diba, ang daming ganun. Preso, pumatay, nagnakaw. Tapos biglang nag-turn around, biglang hot. Diba? Parang yung thief, last second, cold na cold, biglang naging hot, di ba? So, extremes yan eh. Kasi pag cold ka, okay pa yan kasi mako-convert eh. Ang problema, mahirap i-convert ng lukewarm. Parang kape, walang umiinom ng lukewarm na kape. It's either blended coffee sa Starbucks, 21 na masarap, yung thirst-quenching na smoothie or blended coffee, or hot coffee. Walang bumili sa Starbucks na pabilangan lukewarm coffee. Walang ganun, di ba? So, ganun din, sabi na Lord, I'll spit you out of my mouth. Kasi yung lukewarm, siya yung manipulator. Kunyari, sa Diyos, pero kabilang side, yung side A, okay, yung side B, hindi. Pero ang cold, ayaw talaga sa Diyos yan. Pero pag na-turn yung hearts yan, panalo. Parang si Pablo, ganun yan, cold yan eh. Road to Damascus, nabulag, nakilala si Lord, boom, talikod. Parang yung mga nangyari sa buhay nyo, lahat kayo cold. Tapos nakilala niyo si Jesus, dati sama-sama ng mga pinaggagawa mo sa buhay, nag-turn around ka, bigla ka naging hot. Then you must remain hot. Do not go to lukewarmness. Parang ganun. So, yun yung matatakot dun sa second judgment na yun. Dahil hindi mo alam kung ano ba talaga. Kasi naman eh, okay naman ako minsan hindi. Parang ganun. Pero kung sigurado ka, alam mo talagang focus ka, at alam mo na nandun ka sa kanya, eh, you don't have to worry. Okay tayo? Question? Pastor, may tanong. Ah, sige pa. Di ba kinasabi natin na wala pang judgment? Eh, ano yung kinasabi sa Hebrews na 9:27? When you give judgment agad. Ano pa ulit?
Di ba sinasabi natin kanina, dinidiscuss natin na wala pa tayong judgment, di ba? Mm-hmm. Ano yung sinasabi pa so sa Hebrew na 9:20 na when we can die, judgment agad? Ayun kasi nga, yung tinatawag ng judgment na yun, it's either we are for God or not for God. Kasi yun yung determining factor, the right after we sleep, then we open our eyes sa ating sa afterlife, it's either we go to God, which is paradise, or we go to hell. Yun yung judgment na yun. No? Pero, right after doon, ikaw na Kristiyano, meron pang isang parang merit nga siya, sabi ni Pastor Kim, awarding ceremony ka pa niyan, di ba? Or, ayun, pagdating sa life and death, or heaven or hell, hindi na siya applicable sa'yo kasi natong pala eh. Baga, it's not your concern. Ang concern mo na lang, what kind of treasure na tatanggapin mo. Diba? Tapos, Pastor, kanina binanggit niyo na yung sa namatay, di ba sinasabi, lalo na sa mga Catholic friends natin, pag-pray mo naman yung namatay, di ba? Opo. Eh, alam na ba natin, hindi na natin pag-pray. Pwede mo ba sabihin sa kanila yon na pag-pray ang namatay? How well, do you... Ako, usually, no, kasi halimbawa, sa experience ko, iano ka lang po, tita, ibang-unmute na lang kay mami. Usually kasi, lalo na ako sa experience ko, recently, namatay yung cousin ko, namatay yung tita ko, namatay yung tito ko, sunod-sunod dyan. Halos sa loob lang ng isa't kalahating taon. Sunod-sunod sila. So, devastated yung buong pamilya. So, syempre, bilang pastor, sasabihan kanila na, oy, pag-pray mo naman si ganito, si ganyan. Tapos, sabaw, mother ko, sasabihin niya, pag-pray mo yung lola mo, birthday niya ngayon, sa heaven, ganun-ganyan. So, mga ganun, no? Well, ako, para sa akin, there are teaching moments, there are times na you just lied, alam mo yun. Kasi these people are in bereavement eh. Kumbaga, nagluluksa sila. And then papasukan mo ng theology or papasukan mo ng whatever na paniniwala mo. Kumbaga, there's time for us to teach people. Kumbaga, may mga pagkakataon na pagka sinasabi sa akin yun, sige, pagpipray ko yung, ano ba, matay yung tito. Sige, pagpipray natin si tita, mga anak niya, di ba? I don't tell them na, hindi ko didiretso yun na, ay, hindi ko pagpipray yan kasi patay na sila. Kasi base sa aking pinaniniwalaan, kumbaga, it will create more animosity and division. Imbis na malapit mo sila kay Kristo, lumalabas, doktrina sa doktrina ng labanan. So, hindi siya makakatulong. Alam mo yun? Kasi comfort them. No? Bawa, sinabi sa'yo, pag-pray mo naman yung tatay, yung si lolo mo o si tatay o whatever, na kasi yung kaluluwa niya para sigurado makarating sa langit. Hindi ka pwede biglang magturo na kasi naayon dito sa ganito. Yung katuloy pinag-uusapan natin, it will not sink in dahil nga nandun sila sa point na malungkot sila. All you have to do is acknowledge that, okay, we will pray. Hindi ka naman nagsisinungaling. You will pray. Okay, sasabihin ko palagi. Okay, sige, pag-pray natin yung asawa ni tita or yung asawa ni tito o yung anak niya. So that they will be, you know, comforted by God. Actually, they accept it. Kasi still, you will pray. Pero hindi mo lang dinediretso na, oh, hindi ka nagsasangayon na I will pray for the dead kasi we don't pray for the dead. Dead is dead. The judgment is done. I mean, wala ka na magagawa doon. You cannot change the mind of God. And in fact, linawin lang natin, ang salvation is an individual, personal deal with God. Kaya I cannot say the 1 billion of people in China will go to hell. What if those 1 billion suddenly, last minute, they said yes to God? How can you tell? I mean, it's... Para sa akin, I cannot say, no. Well, technically, when I see a person, tinanggap niya si Kristo, I would say, yes, generally, technically, he or she will go to heaven. But wala naman ako sa buong buhay niya. What if on the last minute, he or she refused the salvation? So ano magagawa ko doon? So wala akong sa position to judge. It is only God's. Kumbaga kahit tayo, ba LGBT, nako, sunugin lahat yan sa mga bakla, mga tomboy, sunugin lahat yan sa... We cannot say that kasi hindi mo alam yung nasa puso nila eh.
Hindi mo alam na meron silang dealing sa Panginoon. Maaaring nahihirapan lang sila or whatever. So baka tayo pa yung nagja-judge, ang di makapasok, kaka-judge natin. Magugulat ng, sabi nga daw, magugulat ka sa langit pagdating mo. May mga tao na, oh, ba't nandito ka? There are people na ganun. So we need to be careful, no? Kumbaga, kaya pagdating doon sa mga makikipag-pray sa atin, accept the prayer request. No, tell them that we will pray for those people na nasasaktan ngayon. Yes, sister, go ahead. Kasi kanina po nag-text sa akin yung friend ko from the Philippines. Sabi niya, ano ba yung pangalan ng brother-in-law mo? Sabi niya. Mm-hmm. Yung ano bang pangalan ng kapatid ni pastor? Sabi niya. Opo. Tapos sabi ko, sabi niya, nakita ko po kasi doon sa text niya. Kasi sabi niya, pupunta ako ng church, yung sa Apo. Kasi meron po dito yung sa Pampanga, meron po kaming church doon. Meron pong church doon sa Pampanga, yung mga Catholic church. Na meron silang pinupuntahan na kahit walang misa, yung nagvi-visit, parang ganon. Yeah. Tapos sabi niya, pupunta ako doon, sabi niya, panghihingi ko siya ng prayer something, hindi ko po alam, para sa inihingi niya yung pangalan. Oh, tapos para yung pagmamas ata or something. Yeah, o pamisa. Ano pong pamisa? Pamisa sa patay. At first, hindi po ako, nag-post po ako, hindi ko po siya agad sinagot. I was just asking the Lord kung ano po yung sasabihin ko that I would not offend her. Yeah. So what I did, ang ginawa ko po, ang sinagot ko, kasi tinanong po niya yung pangalan. I didn't say anything. Binigay ko lang po yung pangalan. Mm-hmm. Kasi tinatanong niya eh. Medyo parang ano naman po, kasi gusto niyang makatulong ng emotional. Yeah. Oh, kasi ayoko siyang, kasi alam naman po niya na that we are Christians and we have this different beliefs po when it comes to sa faith So I don't, sa mga friends ko po, kahit ng mga best friends ko yan, kahit alam po nila, nag-share ako sa kanila, but they have their own, hindi ko po pinipilit yung faith ko. Mm-hmm. Basta makikita na lang nila kung ano yung pinamumuhay mo, they will just see in you something different, parang ganon. So wala po akong tinanong sa kanya, no, hindi ako naniniwala sa ganito. Mag-wait na lang po ako ng eksaktong time. I will just pray for that and I will explain it to her pagdating po ng time. Yun po yung kinausap na ganito, katulad po ng sinasabi nyo, kasi mag-end lang kayo na mag-aaway kayo, magkakaroon kayo disagreement or magkakaroon kayo away or something na meron siyang question, meron ka, parang magkakaroon po ng yung friendship nyo. Kaya hindi po ako nag-pray po ako, sabi ko, hindi ko muna sasagutin, Lord, sabi ko. Tapos noon, binigay ko lang po yung pangalan without saying anything na. Yes. Para hindi na po. I agree with you, Sister Elvin. We need to look at the intention. Ang ganda kasi ng intention eh. Yeah. The intention is na umakyat sa langit, makatulong, magtulos ng kanila. Parang halimbawa, yung nanay ko, bago umalis kami papuntang Amerika, binigyan niya ng rosary yung anak ko. No? Kumbaga, may nagsabi sa akin, Kristiano, hindi mo ba tinapon, sinunog, or whatever, blah, blah, blah. Kasi it's a memento. I mean, it is something important to sa nanay mo. Alam mo yun. Ayaw mo tira yung niya. Kumbaga, kung may kapangyarihan ng Diyos, it is behind that. Alam mo yun. Kumbaga, wala nang magagawa sa yung rosary na yun. Di ba? Sila binastos. Kasi, alimbawa, tayo, pag inimbita natin sila sa church, hindi naman nila tayo binabastos. Sumasama naman sila. Nakikinig naman sila. Di ba? Napaka-respectful nila. Tayo, minsan, nagagalit tayo. Ibang Kristiyano, masyadong OA, babasagin si Mama Pati, punta sa groto, wala ito tama. I mean, there's tinatawag na time na maaring you were asked by the Holy Spirit to do that, then do it. If you are backed up by the Holy Spirit. Pero kung trip mo lang at saka gusto mong pakita na ay Kristiyano ko, gusto mo lang para pakita yung, alam mo yun, there's something within you na ito lang may gusto, then don't. Kasi I mean, look at the intention of the person. Yes. Intention eh. Gusto kanya makatulong, gusto kanyang ipagdasal, alam mo yun.
Well, let's look beyond. Kasi there's a time na teaching time. Halimbawa, gaya nito, na-invite mo siya, sumali sa atin. Then, it is a good forum para maintindihan niya. Pero yes, yung bereavement, tapos, o kaya ikaw mismo, ikaw yung namatayan, tapos magdedebate kayo, it's better to win a friend kesa it's better to lose an argument, win a friend, or lose a friend and win an argument. Ano yung may argument? Eh, hindi rin naman siya na-born again. Nabwisit pa sa'yo. Binlock ka pa sa Facebook. Di ba? So, kumbaga, sometimes we need to operate not necessarily by the book, but by the ano, ano yung dinidictate ng Holy Spirit. Di ba? Yeah. We need to respect. So, right. Kasi mga kamag-anak ko, obviously, nagpaano sila, pamisa sila, binindisyon na nila isang diba? Yun yung kanilang ginawa, yun ang kanilang intention, galang mo, di ba? Opo, pero, pa, yun, kasi alam ba, Kristiyano yung namatay. Halimbawa, ako, namatay ako. Kristiyano ako, ginawa ko ng Panginoon. Kahit anong gawin pa ng kamag-anak ko sa katawan ko, bawa, parents ko, Katoliko, gusto nila, ilibing ako sa Catholic cemetery, basbasan ako ng pare. That's nothing. Wala na magagawa sa katawan. Wala na magagawa sa akin. It's not the ceremony. Kumbaga, it's more of the person who will go to heaven or hell. Ayun ang importante. Parang respeto lang po, ano, parang gano'n. You have respect. Respeto natin, then time will come, God will give you an opportunity to think and explain. If not, keep quiet. Sometimes, irerespeto ka pag tahimik ka, di ba? Parang, Yeah. At look at the gesture. Kasi yung gesture yung maganda dun. Maganda yung gesture. Right. Okay, let's pray. Wala nang tanong. So next Friday, mas magandang sisimula natin. Genesis, no? In the beginning. Yan. So, iandaan nyo na yung mga tanong nyo. Ulit. Genesis. So, tapos next Friday, Matthew 1. Then next Friday, Acts 1. Then balik tayo sa Genesis. So, hanggang sa mabuo natin yung buong buhay ko. Okay. This time, word for word to. No? May magbabasa ang computer. Tapos magbasa ng computer. Pagbibigay kayo na kaysa nyo kasi dun sa binasa na yun. So, pwede kayo mag-take down notes, pwede kayo mag-research bago natin na pag-usapan, pwede kayo magbukas ng mga commentary, walang problema yun. Para importante matuto tayong lahat. Okay? Let's pray. Sister Elvin, ako na lang magpipray para mapag-pray natin si Pastor Bert at si Sister Elvin. Sige, manalangin po tayo ngayong gabi. Bilang ang masalangit, maraming salamat po sa napakagandang gabi na to. Kami po ay natuto muli sa inyo. Salamat po sa mga wisdom, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kung meron kaming mga nasabi o hindi tama, dalangin namin na makorek mo kami, Panginoon, sa mga susunod na pagkakataon, Panginoon. Ang aming karunungan ay limited lamang, Panginoon. Kami umasa sa Holy Spirit. Salamat po sa pagbabay niyo sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang bawat isa. Dinadalangin namin ang kaligtasan, lalo na sa COVID-19. Bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang Panginoon Pagyo, si Pastor Bird, ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa, LV, kanyang mga anak, si James at si Wedge, Panginoon. Sampun na kanyang lahat ng mga pamangkin, lahat ng Panginoon, mga nawalan, nangungulila sa kanyang kapatid na si Brother Chen, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magbigay ng comfort sa kanila, kayo po mag-provide sa kanila yung provision na lahat ng pangailangan nila. Paglapitin niyo ito, Panginoon, ang kanilang pamilya sa pamagitan ng pagkakataon na ito. Makilala nila kayo, i-reveal niyo yung sarili niyo, Panginoon, sa panahon na kanilang pagluluksa. Kami po ay nakikisama sa kasiyahan at tuwa sa pag-welcome niyo sa aming kapatid na si Brother Chad sa inyong kalabalatian. Talangin namin, Panginoon, lalo-lalo ang kanyang naiwan na kamag-anak na kayo po ang tumingin sa kanila. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, sa gabi na ito. Salamat sa karunungan mo. Salamat sa salita mo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. Magandang gabi. Thank you po sa prayers. Thank you. You. Kiramay. Salamat. Thank you sa mga natutunan natin. Salamat, Pastor. God bless you. Fire sa Hello Earth. Picture. One.
two, three, smile. Ayaw. So, Buyer, so. Meron tayong prayer breakfast bukas. Siyempre sa Sunday, huwag natin kalimutan na communion Sunday. Ready natin yung communion elements. At mga kape at tinapay. Kita niyo ha. Ay, kailangan pala natin ng mga volunteers na server. Servers. Like, oh. Kasi bawal nang ano eh, bawal nang sila yung kumukuha. Kasi yeah, last ano po, na-observe ko kasi yon last Sunday din yung kaya po pag merong magkukuha na sina, di ba sina Jim, yung mga sa labas lang kasi sila, hindi naman wala silang ano eh. Yeah. Wala silang ano, tapos kaya pag meron silang kukunin, kaya nagmamadali ako, makapati po si Pastor Bert, kami nakukuha para ibigay sa kanila. Abot na lang. Kasi, kaabot na lang po natin. Mas mainam po yung meron talaga tayong server. At nakikita. Para walang cross-contamination. Opo, para yung gloves. Yung kitchen gloves, yung plastic gloves. Meron tayo, no? Oo, so kung sino man po yung magsuserve, mag-gloves na lang po. Yeah. Okay. Yeah. Tsaka kung sino po yung magsaserve ng coffee, iisa lang dapat ang taong nag-ano ng yung coffee ano natin. Kapay lang naman eh, sa linggo eh. Lang naman tayo eh, oo. Yeah. Pero sa Mother's Day, magpapakain tayo. Kasi Mother's Day, siyempre, special yun. Siguro po yun sa Mother's Day, kung meron pong food talaga, meron pong mga sir, magbibigay na lang po ng food sa mga plate ng office ano natin. Kasi instead na silang kukuha, yeah. Para iisa lang po yung humahawak nung ano. Yeah, pati yung tubig tsaka yung kape. Pati yung tubig, lahat po kailangan nasa control natin yung ano ng mga server. Para walang cross contamination. Opo, yeah. Siguro mag-uusap na lang po kung sino po yung mga magse-serve at tsaka yung ano. Yes. Amen. Salamat po. Thank you po. God bless. Good night. Good night. Bye. Good night. Sister Pema. Bye. Sister Amy. Bye. Bye, Sister Lex. Bye-bye. Bye, Sister Amy. Bye. Bye. Good night. Bye, everyone. Bye, Ursa. Bye, Ursa. Bye. Bye. Bye.